yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars, doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food and more under one lifestyle and livestream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network Channel para abangan ang mga trending food, restos, mukbang, food hacks, and cooking shows. FNC will offer daily shows to nourish your online viewing habits. Gina dito kung saan at home ka online with Fairfax Network Channel on the House of Collab YouTube channel. Treat yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars, doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food and more under one lifestyle and livestream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network Channel para abangan ang mga trending food, restos, mukbang, food hacks, and cooking shows. FNC will offer daily shows to nourish your online viewing habits. Gina dito kung saan at home ka online with Fairfax Network Channel on the House of Collab YouTube channel. Good evening sa ating sweet and charm 73,000 viewers for tonight. And of course, welcome to the night full of love and life stories that will surely intensify your evening. Kaya naman kung meron tayong tinatawag na The House of Collab o THOC, tonight aba mapupunta tayo sa THOA. Wow! Ano nga ba itong tinatawag nating THOA? Ito yung The House of Advice. Syempre marami tayong makakasama ngayon at umpisahan na natin dahil ayoko namang nag-iisa. Pero anyways, before anything else, sa ating mga kasama dyan, mapapanood nyo kami every Mondays to Fridays. We have morning shows, afternoon, evening, and sometimes we have FNC After Dark. And of course, you may watch us on the House of Collab Facebook page, the House of Collab YouTube channel, and FNC Twitch account. I-follow nyo na rin ang aming social media accounts ng Fairfax Network Channel para lagi kayong updated at Fairfax Network Channel on Facebook, Instagram, and TikTok at FairfaxNetCH naman for Twitter. And pag syempre, if meron kayong mga tanong at nais yung mag-partner, email us at fairfaxnetworkchannel@gmail.com. Excited ako dahil ngayon mapupuno tayo ng hugutan kung yung dating mga kilala nyong sobrang palaban dito sa loob ng FNC ngayon, huhugot, iiyak, and probably mag-o-open up. At syempre, meron tayong mga special guest. Abangan nyo, hindi natin sure, pwedeng sila angge. Kasi nandito na si Angge, pwedeng sina Levin, pwedeng sina Julian. Abangan yan mamaya, makakasama natin. Kaya make sure to share the live using the hashtag Fairfax Network Channel. And of course, joining me here tonight is a very special friend. Sunod sa kagandahan ko. Ay, hindi pala, nangunguna pala to sa kagandahan. Kaya namang let's give it up. Ang isa sa pinakamatatapang din na nakilala ko sa loob ng THOC, kasi sa dinami-dami ng nangyari at naging issue niya, nandito pa rin siya, nananatiling maganda at sexy. Let's give it up for Luis Daniela. Nag-expect! Nag-expect si Kate. Oh. Okay ka naman dun, Kate. Huwag kang magalala kasi mas intense naman yung pagpapakilala sa'yo ni Neil mamaya. Okay, you
And of course, ngayon kasi magkakaroon tayo ng medyo debate. Hindi naman debate, pero magkakasalungot tayo ng mga opinion. Siyempre, may mga ganun talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat pareho tayo ng mga gusto. Kaya nga hindi kayo nag-work. Ay, hindi pala. Akala ko magkakampi tayo dito. Ha? Ay, so sorry. Pero, hayaan na natin. Bumawi tayo sa adjective natin sa kanya. Isa. Sabi nila, and sabi ko din of course, her experiences shaped her to be the toughest THOC content creator. Wow! And everybody loves to hate her. Wala pa atang content creator hindi niya napagsabihan? Or kahit ano pa man? Kaya naman, let's give it up for Kay May Kawa! Oh, ayan. Let's give it up. And of course, ngayon naman, isa sa ating mga kasama, Kate, dahil ka-partner mo siya. Wow! Anong wow? Baligtad kasi, si Neil yung magpapakilala sa akin. Hindi ako yung magpapakilala sa kanya. Oh, see? Baligtad yung host natin ngayon. Anong sabi nila, meron sa'yo? There's always room for improvement. Eh kasi, masaya ako ngayon kasi nag-top 1 yung paborito kong candy. Ako din, masaya din ako dahil yung paborito mong candy nag-top 1. Oh. Actually, lahat tayo. Ay, buti! Hoy! Candy mo ba yun? Hoy, dinidilaan mo yun kasi candy mo eh. Hoy! Ano yun? Dila-dila na ganyan? Hoy, alam nyo, THOA to ngayon, the House of Advice. Kaya naman, Neil? Oh, si Neil talaga. Kapakilala mo na. Siya na talaga ang the best mag-advice at siya na ang pumangalawa sa yapak ni Morinx, yes, sa the House of Collab. Don't worry then! Neil! Farah! Neil! Hey. Bakit walang nag-share? Eh, kung tampalin ko kaya kayo, hindi kayo nasi-share. Mag-share kayo ng live o isi-send home namin yung paborito. Ay, hindi pala. Send home. Good evening, guys. Good evening. So, welcome to the House of Advice na for... Wow, actually, totoo. Feeling ko kulang si Francis. Oo, kailangan natin ng maritres. Pero ngayong gabi, iibahin naman natin ang mood. Puro kayo reklamo na yung kada gabi natin, puro isplukan. Ngayon, oh, sa totoo lang. Alam nyo, ngayon mag-i-isplok pa rin naman tayo, pero ng mga nararamdaman na natin. Wow. Or posible yung nararamdaman din natin na, sa mga nasa loob. Damay pa din sila. No? Wala kayong kawala. Kung gusto namin kayong topic, wala kayong pakialam. True. Ay, sorry. Oo, pwedeng hinaan ng bahagya yung... Sorry. Pero ngayon nga, sobrang happy ko kasi mabibigyan na ng panibagong segment itong mga kaekekan ko sa buhay. Ibig sabihin, hindi na lang ako nag-iisang mag-a-advise ngayon dahil ngayon madami tayong pag-uusapan. Yes, patungko sa iba't ibang issue ng buhay pag-ibig, buhay may asawa, buhay... Kahit ano pa yan, itatakal natin. Oy, hiwalay! Bakit hiwalay ka sa hiwalay? Hi, Annika. Guys, keep on sharing, please. Magkakampi nga tayo. Tayong mabait dito ngayon. And we would like to remind everyone, since may mga opinion kami pag-uusapan for today at mga thoughts namin, we want to remind everyone that opinions expressed by guests and hosts are solely theirs and do not reflect the opinions and beliefs of the show, channel, or its affiliates. Ayan. Yes, so abol. So make sure to share this live stream na, guys, and use the hashtag Fairfax Network Channel. Alam nyo ba, guys, ang dami nagtatanong kay Ate Moreng, ang dami nagtatanong sa mga CC dito sa FNC ng mga advice sa mga comment section. Ano po masasabi nyo sa gento, sa ganyan? At ito na, guys, we have finally a show kung saan magbibigay kami ng mga advice talaga, yes, dito sa FNC. And for sure, aabangan na to ng mga viewers natin dito sa FNC. Ayan. For sure. Ito na, guys, for yung segment na hinihiling nyo kay Morings dahil meron na siyang sarili niyang segment. Wow. Pero sa ating mga viewers, you may also comment below kung ano yung mga nararamdaman nyo o mga gusto nating pag-usapan. Like, for example, a friend betrayed you or someone cheated on you, i-comment nyo yan dahil pag-uusapan natin yan. Pero as of the moment, magkamustahan naman tayo. Unahin natin si... Wow! Si Luis! Kamusta ang puso? Kasi from season 3 pa lang nun, may mga issue nang nangyayari. So, kamusta naman yung puso ng isang Luis Daniela? Okay naman Luis ngayon. Daniela. Sobrang okay na ng puso ni Luis ngayon. Kasi finally, she was able to heal from everything that had happened. And, wala yung reaction niya!
Hindi, nakakatuwa lang. Kasi syempre, alam mo naman, parang minsan, pag may nakikita kang babae na nasasaktan, you feel like, sana mag-heal siya. Kasi alam mo rin yung pakiramdam na nasasaktan. Totoo. Yes. And ayun, I'm happy kasi hi, Faija. I can finally say na okay na ako talaga sa mga after ng lahat ng nangyari. Eh, ikaw naman. Kamusta ka naman? For sure, masaya ka. Ako masaya naman talaga ako ever since eh. Wala namang malungkot moment sa heart ko. Wala nga. Wala. Ano naman feeling Ate Marins na iniwan mo si ano sa season 4? Wow! Iwan mo si Patrick, si Romeo, at saka si Hindi! Excuse me. Opinions expressed. Pero wala namang Romeo. Kung asan man si Romeo ngayon, masaya siya. Si Patrick din, tropa. Walang ano. How about si Yano? Yano is a very good friend. Parang bestie-bestie ko siya noong season 3. Eh. About sa mga English-English, mga topic-topic. Etong isa kasi, hindi na lang aminin na nagsiselos, pinupush pa sa akin. Oh, diba? Ay! Si Nech Ite, na pinupush sa akin si Yano. Hindi magsisinesh ite. Ay, advice ko. Ramalim. Diba? Yes. Oh, ikaw naman, Kate. How are you to find out? Maraming nagtatanong about sa ano ha. Ewan ko kung gusto mong pag-usapan, pero sa ano, baby daddy. Yes. Huh? Message mo. Wala akong pakialam sa'yo. Oh, nakakausap mo pa ba? Hindi. At wag na. Mabulok na siya. Ayokong kausap yung mga taong walang pakialam sa mundo, kundi yung sarili niyang edits lang. Oy! Bakit ka tumatawa ko yung after nung nalaman niyo, wala na siyang ginawa, diba? Wala. Mas prioritize niya yung edits niya eh. Kaya doon na lang siya, ayaan na natin siya doon. Magpakalalaki ka naman. Totoo. Lalaki ba talaga? Hoy! Pero ano yung alam niyo naman, with the improvements and blessings din na nakuha ni Kit, oh, lalo na ngayong November, kumota siya, di ba? Another blessing yun. Ngayong November, hindi pa ako kota. Yes. Ay, hindi pa pala. Hindi pa ako kota. Ngayong November, ang dami-dami nangyayari sa kanya. May FNC siya, nagka-season 3 siya. Maraming mga posibleng ninong at ninang na nandito. Totoo. Yes. For sure, si Ate Morengs, ninang na yan. On, sigubukan mong hindi. Dahil maaano ka nito. Ayoko, you betrayed me. Oh, hindi. Sabi niya kanina, ang pinakamatapang na nung kilala ko. Hindi, isa sa pinakamatapang kasi ikaw yung pinaka. Okay, pero ayun, at least happy tayo for Kate. Ito naman, tanungin nyo naman si Neil, may dalawa ata siyang naiwan sa loob. Uy, ay! Ay! Actually, tatlo. Ay! Ay! Joke lang. Sino ba itong tatlo na to? Huy, hindi isa spook the house of advice. Ano, chikahan, kahapon lang yun. But ako naman, okay, right now, ano, gulat nga ako kasi ang bilis ng panahon, magwa one week na since na-send home kami ni Ate Morex. Siyempre, di ba alam nyo naman, nagtanong nyo kami, siyempre, nasad talaga kami na na-send home kami. Pero, I can finally say na, of course, I accepted and mas na-realize ko na if one door closes, another one opens. Yeah! Ay, ito tayo ngayon sa FNC. And tingnan nyo naman ngayon, bibigay tayo ng mga advice sa ating mga viewers right now. Maybe this is our pathway talaga. This is our platform for me and Ate Morex. Of course, kasama ang mga FNC host. Tsaka abangan nyo mamaya dahil may mga particular CC content creators tayo dito from FNC na magiging guest at mag-open up ng kanila mga relationship. Abangan nyo dahil malay nyo, yung mga taga season 4 ay nandito mamaya. Yes. Wow. Also, share the live. Malalaman nila yung mga, ano, yung mga stories na malay ba natin na hindi nila sinishare sa TikTok nila, sa Twitter, at malaman natin, ay may ganito palang nangyari, may ganito palang na-experience si gantong content creator. Meron pala siyang nadinadanas na ganito. Unsaid feelings. At bali nyo, idol nyo yon, kaya make sure to keep on watching at i-share nyo na tong live stream natin. Yes, yes, yes! Okay. Sorry po. Pero ngayon, alam nyo, isa sa pinaka-rampant na topic pagdating sa puso, sa pag-ibig, ay yung cheating talaga. Cheating. Diba? I mean, totoo. Parang cheating for, sa school? Hindi. Aminin nyo, halos lahat ng mga content creators sa sikat ngayon, kahit artista, dumaan na sa cheating. And even tayo, nagkaroon na rin tayo ng mga times. Ako yung ex ko, kahit alam ko naman gago yun, chinitan niya ako. Kaya sobrang alam natin yung feeling na sobrang nasasaktan. What are your thoughts about cheating? Ikaw muna, Daniela. Thanks, Ryza. Wow, Daniela. What are your thoughts about cheating? For me, cheating is ano, sana ano, hindi mo na lang ginawa yung isang tao kung ang purpose mo lang is to cheat on her or him. Kasi para sa akin ang dating is ano, it's a way of practice para doon mo makikita kung
para sa'yo na talaga to hanggang dulo. Mm-hmm. Ganun, totoo, kumbaga. Totoo. Date to marry, wag date to cheat. Mali yun. Wow. Yes. Date to marry. Wala, ayun lang yung thoughts ko about cheating. And syempre, iba rin kasi yung nagagawang trauma ng cheating mm-hmm. sa isang tao. Kaya, kung may bala kang mag-cheat, wag na lang. Pero ito, one of the most controversial questions na gusto kong i-ask sa'yo, na-try mo na bang mapag-cheatan or na-try yes. mo na bang ikaw yung mag-cheat? Both. Oh! Pero alam nyo, we are only humans. Madami na din. Kahit si Carlin, pinaminado naman siya na cheater siya before. Pero nagbabago siya. So, anong nagawa mo dati? Or nangyari sa'yo dati? Ayun, sa cheating muna yung sila nag-cheat. Oh, yung sila nag-cheat sa'yo. Yung sa nag-cheat sa akin is, it's a long-term kind of relationship. Mm. Oh, tapos, he cheated sa best friend. Tropa ko. Kailan yan? Matagal na, pero ayun. Tapos, ilang beses ko siyang naranasan yung cheating. Wow. Tapos, yung isa pa naranasan ko is, huling-huli ko na, with all proofs, tapos dinenay pa, tapos kasabot pa yung magulang na sinasabi na hindi friend lang yan, pero ang dami nang nagsasabi sa akin na familiar. Meron tayong same ano. Na ayun. Nag-cheat na siya ganun. Hello, meron kaming same ano. Same experience. Tapusin muna natin bago si sige. Totoo ba? Oo, tapos ang nangyari ay ilang beses ko siyang nakot, ilang beses ko rin siyang pinatawad, pero yung time na nakikipagkita na siya and all, tapos nahuli ko rin sa video call na mga ganon. Pero pinatawad ko pa rin. So, the time na sumobra na, kumbaga ilang beses nag-cheat, the time na sumobra na is hinayaan ko na. Mm-hmm. Kumbaga, sabi ko tama na. Kumbaga, masakit yun kasi paulit-ulit nangyari, tapos paulit-ulit mo rin tinolerate kasi naniwala ka dun sa tao na magbabago pa. Ganun pag sobrang mahal mo, no? You don't mind giving him or her unlimited chances kasi mahal mo, eh. Yes. Oo. Pero alam nyo, insert muna natin bago natin tapusin yung ating kwentuhan. Ngayon, meron isang content creator dito mismo sa FNC na nangangailangan daw ng advice natin. Oo, sino kaya yan? Alam ba kayo doon? Hindi. Dito kailangan nyo talaga ng advice at yung mag-a-advise dito. Feel ko dito kasi ating Horrence. Nandito din. Oo. Feel ko dito ka sa tabi ko. Sa tabi niya. Dito lang siya sa tingin nyo. Kaya naman, oy, abangan nyo marami tayong content creators na makakasama ngayon. Kaya naman, pwede bang dito ka muna? Kasi may kukunin lang ako. Our first in line, we have Levin Dondon! Ayan, so everybody say hi sa kanya sa comment section. Hindi, pangit yun sa friend. Sige, dyan. Oh, sige. Wow, anong? Oy, ito, Mike! Baka gusto mong... Excuse me, guys. Dito daw ang magtatagal na naman siya ng mga... Hindi ko mo... Yan. Oh, Levin, dito ka daw. Ay, hindi. Oo, para heart to heart to. Sige, go. So, ayun. Bawal related sa mga host, ha? Hindi, ha? Bakit? Pwede. Saka kahit anong advice. Alam mo, related talaga sa akin, sasabihin mo. Dito na ba, game na? Wow, feeling si Ate Maureen. Sorry. Ang magpapa-advise po sana ako, Madam Miss Advice. Ano bang tawag sa'yo? Wala. Maureen's. Sige. Ay, mahal ba? May tanong lang sana ako. Paano ba pag yung may nagugustuhan ka na pero hindi mo maamin? Ano bang ma-advise mo sa mga ganun? Ako lang ba? Kayo, ikaw muna. Ikaw, ako? Ano ba yung problem? Bakit? Oh, dami problem. Ano ba meron sa gusto mo? Ganyan. Ikwento mo yung story. Hindi, halimbawa, ako, feel mo naman, parang may nagugustuhan mo ng isang tao. Parang ganyan. Kaso, parang nahihiya kang sabihin o hindi mo maamin. Ano bang kailangan kong gawin? O dapat kong... Alam mo na. Hindi, alam mo, tanungin muna namin kung magkakilala ba kayo nito, kung friends ba kayo. Magkakilala. Alam mo yung backstory nyo. Kung content creator. Saka bakit, bakit kayo natatakot, ba't hindi mo maamin sa kanya? Ano yung reason? Bago kami mag-advise. Ha? Ano yung reason, bakit hindi mo masabi sa kanya? Baka kasi may gusto siyang iba Ha? Meron siya? Sure ka na meron siyang iba. Hindi ko alam. Meron ba? Meron ba?
Ba't mo kami tinatanong? Hindi, sinilang lang tinatanong ko. Na meron ba daw? Hindi ko alam, hindi ko naman kilala ko sino. Kailan ah, ba ba, Ate Moren? Hindi ko nga, sino ba? Eh, basta. Basta, ayan. So, ang ano ang issue natin right now is meron siya isang co-content creator. Content creator ba? Na nagugustuhan. Oo. Oh. Tapos hindi niya daw maamin-amin. Pero yun nga sa mga viewers natin, guess nyo, sino kayang content creator na gusto ni Doc Levy na hindi niya maamin-amin na gusto niya kasi daw, baka daw merong iba. Ayan. Pero yun lang yung problema mo. Baka naman kasi, hindi natin, palagi nating ano eh, sinisisi kung umamin ba tayo. Hindi. Baka naman nasa yung problema. Hmm? Baka ikaw mismo. Oh, hindi, kasi minsan, paano aaminin? Baka kasi, kaya hindi mo rin maamin at hindi ka makapagsimula sa pag-answer ng paano. Dahil, natatakot ka din mismo. Baka ikaw mismo sa sarili mo yung ayaw din umamin. Sinisisi mo lang na paano sabihin. Pero in fact, madali lang naman umamin eh. For example, gusto ko si Luis. You know what, Luis? I really like you. I like you. Oh, diba? Parang ganun. I mean, it's hard, pero kung tatanungin mo kami kung paano, it's an easy question. Mm-hmm. Pero again, madalas, diba? Baka sa tao. Baka torpe siya. Baka torpe. Torpe ka ba? Hindi naman. Pero hindi ka naman nahihiyang manligaw. Pwede ba? Ay, charot! Charot! Okay guys, ito na po yung announcement nito. Hindi! Hindi, charot lang. Charot lang. Ah, sino ba yung an... Ang dami yung mga pimples doon. Okay. Ano? For me naman, ano... I have to disagree, pero hindi naman kasi super dali din talaga mag-amen sa gusto mo. Especially the fact na, ano nga, baka nga hindi siya sure. So why not ask mo siya kung meron ba talagang may iba siyang gusto? Pero, ano, bakit ka magpapatalo naman kung meron siyang gustong iba? You really like that person, di ba? So why would you like be scared na meron siyang iba kung sinasabi naman niya sa public na wala, ganyan, or alam mo naman din na wala talaga, di ba? And kung gusto mo talaga siya, for me, dapat sabihin mo na kasi baka maunahan ka pa ng iba. And, di ba, dapat kung gusto mo na sabihin, sabihin mo na talaga kasi baka mamaya yung sinasabing hindi ka pa sure, baka hindi ka rin sure sa feelings mo sa kanya. Yes, yes, that's right. Yes. Alam mo, Levin, super tama yung mga sinabi nila kahit hindi ko narinig. Hindi, for diba? Me, for yes. Me naman, oh, ano, tama si ano, tama si Neil. Madali lang naman umamin. Lalo na't kung nafe-feel mo naman na the feelings are mutual. So, kung feel mo na ganun, 'di ba? Grab the chance kasi baka mamaya. Baka nag-assume ka lang na feelings are mutual. Ah. Hindi kasi alam mo 'yun, ramdam mo 'yun eh, ramdam mo 'yun. Mapaparamdam sa iyo ng tao. So, grab the chance na umamin na kasi, ano, you only live once and life is short. Or hindi, I beg to disagree. Oh, yes. Kasi, bakit ka aamin kung feeling mo wala kang, ano, wala kang pag-asa? Mahirap kayang umamin, lalo na sa tingin mo na parang mare-reject ka. And the feeling of rejection is so super masakit. Yes. Alam niyo, Kate and Neil, alam niyo, yung umasa ka sa wala, mahirap na yun. Pero yung umasa ka sa parang... Hindi, yung umasa ka sa parang meron, mahirap na yun. Paano na lang kaya pag umasa ka pa sa wala kang ginagawa at all? Mas mahirap yun. Okay. Pero what if, kaya hindi pa umaamin kasi nga hindi pa yun yung perfect time? Kasi nga, for us, we think talaga na mahirap kasi hindi agad-agad sasabihin nyo, ano, sasabihin nyo madali mag-umamin. Pero what if hindi pa yun yung perfect time para umamin yung personal, which is si Levin, di ba? Totoo. Levin, kung ako sa'yo, huwag ka munang umamin. Hanapin mo muna yung perfect timing para, ano, para umamin. Oh, yes. 'Di ba? Oh, 'di ba? Agree siya sa amin. Agree siya sa amin. Kasi meron ka dito kasing mafi-feel na parang pag umamin ka agad, parang rejection agad 'yon. Syempre masakit 'yon sa part ng mga lalaki kasi sabi mga babae, pwede kaming magka-crush ulit ng panibago. Eh kayo kasi parang dadamdamin 'yon, 'di ba? So kapag ka umamin ka agad, ano, masasaktan ka na, ma-heartbroken ka na, and hindi ka pa makaka-move on agad. Kasi iisipin at iisipin mo yung rejection na ginawa sa'yo. So huwag ka munang umamin kay Morings. So next time. Hindi ka sure kasi Moreng. Levin, huwag kang makinig sa kanila kasi tandaan mo, kung hindi ngayon ang perfect time, then when is the right time? The right time is now. At saka what if, sa panahon na ready ka na, kasi ngayon hindi ka pa ready, what if sa panahon na ready ka na, siya naman yung hindi? Oh. Okay lang, sabihin mo, at least ready ka na, pwede mong ikunin yung time niya. I mean, pwede mong sabi, pag hindi na siya ready, tas ready ka na, pwede mo siyang i-pursue to the point na marirealize niya na magiging
magiging ready siya ulit kasi ready ka na. Sa ako, hindi na siya ready, it means that you're not meant to be talaga, diba? Actually. So you should have your own pace, take your time, and you should know kung kailan mo talaga aamin kay Ate Morex. Boy! Parang kinikilig si Ate. Hindi, pero kasi ang iniisip ko, what if nag-a-assume ka lang pala na hindi ka niya gusto or hindi siya ready? Morex, hindi ka ba ready? Hindi naman ako yun. Ah, hindi ba ikaw? Hindi, pero what if meron ikaw kaya hindi ka umaamin kasi natatakot ka din na baka ayaw niya ako kasi may iba siyang gusto. Pero what if, dahil hindi ka umaamin, hindi niya rin sinasabi yung nararamdaman. Yeah, or what if gusto niya gusto ka niya talaga? Hindi mo sure, mo please. Alam. Huwag tayo nag-a-assume. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy! Grabe talaga. Pero yun nga, Doc Levy, ano masasabi mo sa mga advice na binigay namin? Was it helpful? Oo naman. Ano susundin mo? Ang susundin ko? Ikaw, nasa'yo naman yun. Akala tuloy nila may something tayo. Magkaka-something pa lang. Wala ba? Kasi naman ba't inyo yung nilaplap? Oh! Sa iba na lang talaga tayo kikilig. True. Akala ko label yung inuuna, laplap pala. Uy! Tapos nagkako. Walang naglaplap dito, please. Oy, ano lang? Smack lang? Hindi, wala. Uy, pero thank you so much. Yeah. Uy, pero thank you so much, Levy. Now, why huwag ka nang bumalik? Thank you. Wow! Wow! Ay, ka bakit kay Morex na ko? Wow! Ano ka kayo, alimo? Grabe, no? Una-una pala, kibig na ang ate Morex. Hindi, no. Okay, next in line, Patrick! Kinikilig ako sa pritong manok. Ano yan, Andok? Gagi, Andok to. Sarap! Kinikilig ako sa Andok. Thanks. TY. Thanks, Ando. So, ayan. Diba? Grabe yung story ni Doc Levy, no? Kasi parang hindi na siya makaamin. Honest talaga. Totoo ba talaga? Thank you sa mga nag-iitwin. Para sa akin kasi, it's now or never. I always believe na if you won't tell someone how you feel or what you feel, when will be the perfect time? Kaya ka sabi nila, di ba, kung hindi mo sasuportahan yung sarili mo sa mga bagay na sobrang gusto mo. Ako, yes. Sino mag-agree? But you know, in life, it's all about timing. Sometimes, it wouldn't work out during that time. What if perfect talaga siya for the next day, the other kita. Day? Pero what if yung perfect timing, yung pag-amin niya pa ngayon at hindi yung the next time? But what if yung next time yun? Nag-aaway kami. Meron akong share sa inyong kwento. Sige. There's this guy, umamin ako sa kanya. And then I feel rejected kasi akala ko same kami ng feeling. Sino to? Si Angelo? Hindi. Hi! May something ba kanya, Angelo? Hi! Yun nga, etang ano, sinayang mo ko gago. Ay, si Angelo talaga. Pero hindi nga, ito nga yung kwento ko. There's this guy nga na umamin ako sa kanya. Tapos pag amin ko, syempre, feeling ko it's not the right time kasi meron siyang friend na gusto ako, tapos siya gusto rin ako. So pinagdaya niya ako sa friend niya. And Evan I think, ba yun? I think it's not the perfect time na umamin ako sa kanya nun kasi... Wala, pakialam nyo ba? Pero alam nyo, kahit hindi tayo nagkakatugma sa umamin agad, saka umamin later, at the end of the day, ang point natin is umamin talaga yung person. Kasi instead na mag-regret siya in the future na hindi siya umamin. Ang point lang namin dito is if now na ba or find the perfect time, di ba? Basta, sabi nga nila, if you feel like it's the perfect time or time mo na talaga, maybe now or later, I think, nakadepende yun sa'yo. If you feel it, that's enough. Yeah. Saka tama si Darlene sa comment section, paano mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan? Tama. Uy, ngayon ha, sobrang mainit na agad yung pinag-usapan natin. Exactly. Isang tao pa lang yung nakikilala natin. First person pa lang yun. Hot. Sino kaya ang ating second person na magbibigay ng... Feel ko crush na yung ano. Yung... Nasa season 4. Crush na si OM. Oh, hindi. No, let's give it up for... Julian! Go, Julian! Ano ang apelido ni Julian? Julian Agustin. Darwin. Agustin. Wow! Julian Agustin. Very good. Ito na ba ako? Diba? Anong gagawin ko? Mangingi ako advice? Yes. Ay, hindi, babe. Tambay ka lang. Oy, sakto ngayon. May magkaaway. Sino magkaaway? Talaga, sa gilid. Kaya pala masakit ulit at di namamansin at di nakikipag-conte. Totoo. Hoy! Hala, pula versus pula ba ito? Akala ko pula versus blue. Hindi ko kita sarili ko. Ay, hello. Ay, gusto makita yung sarili. Voice lang daw. Oh, go. Wala, i-judge ba ako? Oo. Judger kasi kami.
Kasi, we're the mean girls. Kami ang panelist. Gusto niyo, wait lang. Baka maging ano ko eh. Maging frank kasi baka mag-overshare ako dito. Go lang! Gusto niyo? Okay lang. Yeah. Guys, what oras ka mag-share? I promise you, this is juicy ah. Okay, go. Ay, wow. Giyotan ba yan? Paano ko manghihingi ng advice? Okay, parang naiiyak na siya. Don't worry, we'll be here. Hindi, kasi ganito. Wait na lang ba muna? Hmm? Okay ka lang? Right now. Hindi. What are you feeling right now? Anxious and everything. Aww. Okay, ganito. Hey, Will. So, nanggaling ako sa LDR relationship. Okay. 2 years na kami. Yun. Pero, yung first year namin, parang majority nun is LDR, 10 months. It took us 10 months before we were able to meet. Ayun. Parang sila Cody, isang taon. Ayun. And then, ano... Go. Ay, sorry. Nakikinig kami. Yun. And then, parang every 2 months, every 3 months, dun lang kami nakakapagkita. Na, kunyari, within 3 days, 5 days, magsasama kami, and then magwe-wait ka namin another 2 to 3 months bago ulit kami makapagkita. Someone's calling. Naririnig sa, ano, sa mic. Sorry. Ayun. Yun yung, ano, huwag ka iiyak, tapos. Yun yung situation. Aww. Tapos, long story short, nalaman ko na he is sexually cheating. Oh! When? Ha? When? After a year, na nung time na hindi kami nakikita, alam niyo, fine-flex ko siya, I'm very open sa social media accounts ko. Nakakasama ko siya yun, ganun. And LDR kami, ang daming tao nakakaalam sa ano namin, sa story namin. Kaya, ano, tag dito, na-disappoint ako kasi nalaman ko from an anonymous account na may nag-expose sa akin na nakikipag-meet siya with other guys. Ouch. And yung mga friends niya na nag-trust ako sa kanila, sila pa yung nagtotolerate sa isa't isa kasi lahat sila nag-cheat-cheat. Na nakikipag-meet niya sa iba. And take note, these friends niya is may mga boyfriends din. Oh. Ayun. Paksit kayo, mga cheater kayo. And then, it caused to me trauma. So, what dahil sa nalaman kong yun, and very open ako sa social media accounts ko about sa relationship namin, pinatawad ko siya. Huh? Ayun. So, umabot pa ng isa pang year. Umabot pa ng isa pang year. Pero, nandun pa rin sa akin yung burden. Guys, there was a time na nanghihingi ako ng assurance sa kanya kasi mahilig siya lumabas-labas. Nanghihingi ako ng assurance sa kanya tapos sinasabi niya, and ka na naman, nag-overthink ka na naman. Huh? Parang gusto ko kasi mag-open about sa mental health ko. And this year, February, yun nangyari, yung sa gusto ko mag-open up sa kanya. Ang ending, parang na-invalidate ako kasi ano nga, sa kanya, is binabaliwala niya lang kasi ano ba yan, ang liit na bagay, nag-overthink ka na naman, lalabas lang naman ako. Ganun yung for him. Gumante ako. Unintentionally. Bakit? Paano gante yun if it was unintentional? Kasi, I just want to talk about my feelings. And then? Nag-overthink ako. Mm-hmm. And then, this time, kaya siya mas malala yung ganti ko kasi emotionally cheating yung ginawa ko. It's not sexual cheating. Emotional cheating. Can you explain to us and to the viewers what emotionally? I don't want to open to my family and friends about my problems kasi yung social media nga is nandun yung story namin. So, ayoko mapahiya sa friends ko and family ko. Parang fine-flex mo siya ng ganito. Yun. Like, we're the perfect couple, kumbaga. So, naghanap ako ng stranger na gusto ko lang mag-dwell in. Yeah. Doon ko kinakwento ko sa kanya yung mga problems namin. And this stranger kasi, na-fall siya sa akin. So every time na parang meron siyang ask about love, and this guy is older sa akin, nag-ask ako ng mga problems in sa relationship na akala niya pwedeng patungkol sa amin dalawa ng stranger, pero in reality, about sa amin yun ng ano ko. Shucks. Nung partner ko. Nalaman yun ng partner ko, and then hindi niya matanggap. So, this time, every time na magtatalo kami, parang binibring up niya yung problem na yon. Huh? And then sinasabi niya na,
oo, nag-cheat ako, pero mas malala yung ginawa mo, ganun-ganun. Ganun yung sinasabi niya sa akin. So, sa akin naman, alam ko nag-cheat ako and everything, pero yung cheating na nagawa ko is caused by that, na parang naglolong lang naman ako ng someone to hear my side. And yeah, unintentional siya, pero I know that I was accountable for my cheating. And parang table has turned, kumbaga yung nangyari sa akin. Yeah. Pero parang nandun sa akin yung gut feeling na every time italo kami, bakit parang ano, bakit lagi akong talo sa lahat? Nung nag-cheat ka, talo ako, nagpakumbaba ako. Nung nag-cheat ako, nagpakumbaba ako. Pero diin na diin pa rin ako sa lahat. Ganun. So ending, long story short ulit, this October, just a month, nakikipag-break siya, hindi niya na kaya. And sabi ko, nag-beg ako sa kanya. Till year end. Yan ba yung jowa mo ngayon? Yeah. LDR pa rin kaya? No. Sabi ko, bigyan mo ako till year end, matapos ng 2022. If I can make you happy, mag-stay ka. If I can't, then tatanggapin ko na naman break tayo. Tapos sabi niya, bahala ka, ikaw yung magsasuffer. Alam mo, isa sa mga greatest question na lagi kong tinatanong every time someone cheated on you or ikaw yung niloko, ikaw lagi agrabyado, bakit feeling natin laging tayo yung kulang? Bakit feeling natin laging tayo yung hindi enough? Where in fact, hindi naman tayo yung may kasalanan. Bakit nangyari yan? Where in fact, it was not us who made our situation worse. Wala naman tayo ibang ginawa kundi nagmahal tayo. Pero every time, lagi pa rin natin sinisisi yung sarili natin na, pangit ba ako? Kapalit ba ako? Then why? Mga ganong side. I mean, it's hard. Oo naman, lalo na pag sobrang mahal mo yung tao. Kagaya sa jowa mo. Kahit ako, if I really love that person, no matter how many times he will cheat on me, I will still accept him. Kahit pa gano'n ka, sige, okay lang yun. I will try to understand everything as long as mag-stay ka lang. Kasi mas masakit yung idea na nag-cheat siya. Pero mas masakit yung idea pag nawala siya. Kaya sometimes, we linger. Hindi naman actually sa person eh. Pero to those memories and feelings lang na, what if nawala siya, sino na magmamahal sa akin? What if pag nawala siya, sino na makakasama ko? What if pag nawala siya, paano ako magsisimula ulit? It's easier said than done, okay? Sobrang easy for us to say na, nang inaiwan mo yan, hindi niya deserve ng pagmamahal mo. But when you are in the position, it's so hard. Kaya I cannot blame Julian for doing things kasi napagdaanan ko din yan. Ngayon na single ako, it's easy to say, ano ka ba, niloloko ka na, tapos nagsistay ka pa din dyan. Pero please man, kapag sinabi kong pag ikaw yung nasa posisyon, ang hirap. Diba? Totoo. Mm-hmm. Ikaw? Anong thoughts ko dyan? Oo. Ganun talaga. I mean, hindi. Nakakaiyak ka. Gusto ko yung mga advice. Idol kita. Pero wait, I have a question now with Julian. How can you say you cheated sa boyfriend mo if you were just sharing story, you were lingering, and inaano mo yung... Kasi this guy is... You guys have like a thing? You guys had a thing? Talaga? Hindi, this guy is interested sa akin. Nagkaroon ng one night stand. What's... With that guy. Emotionally. Eh, may feeling sa akin yung guy. Now, every time na nag-a-ask siya about love and everything, gusto niya ako i-court, tapos mag-a-ask ako ng about love din, akala niya yung ask ko na about love is about sa amin, na yung guy. When in fact, yung mga love problems na yun is pinapertain ko sa amin nung ano, nung real partner ko. And he doesn't know about my real partner. Yun. But you were flirting with him during that time? No. Oh, how can you say? Kasi nga, nag-invest ako to that person na interested sa akin. So, I'm giving him... ano, chance. Attention, ganon. No, I'm entertaining him. Okay. Ayun. Is it cheating? For me, ano? Honest, paano pag friend mo? Kasi wait lang. Ano, he's yung my partner, he's not aware of that guy, di ba? Alam mo, ang makaka-validate lang ng idea kung cheating yung partner yun. Siya, hindi. Siya din siya mismo. Kasi it was you who is involved. If you feel like it's cheating, then probably, baka talaga cheating kasi ikaw mismo yung nakaramdam nun eh. Yes. Ibig sabihin nun, ikaw may mali kang ginagawa. Na probably para sa iba hindi, pero ikaw yung nakaramdam. Kasi ikaw yung nasa, and probably it's cheating. So, i-validate natin yung parameter natin. Gawin natin siyang cheating talaga yun. Yes. Maybe wala mang ginawa, pero if you feel like you are cheating, then that's cheating. Yeah, I have to agree with that. Kaya I ask then, kasi for us talaga, parang it feels like it's not cheating. Mm-hmm. Kaya I wanted to validate then if that was really cheating in his side. Mm-hmm. So, for me naman, for us, parang for me, parang ano, syempre, yun nga, sabi mo, at least you're giving a chance na, or you're letting him
feel talaga na kung until up to this year, 'di ba, na kung nabawi. Kung babawi ba or magiging happy ka ba? Pero what if hindi na talaga siya mangyari, no? So for us naman, I think na if the perfect ano talaga, perfect if you think talaga na hindi na nag-work, hindi na talaga siya nag-aano siya mapaglalaba. What if yung perfect decision na talaga is to let go of that person? Oh. 'Di ba? Kasi you know, what if yung pag-let go that would benefit the both of you? Mm. 'Di ba? What if yung cheating na ginagawa niyo up until pag third year nun na, fourth year, fifth year, eh gagamitin niyo pa yun sa isa't isa. Mm. But if you really want to work this out, what I can tell you is you guys should ano talaga, kung pag-usapan niyo talaga yung cheating na nangyari sa inyong dalawa para ma-finish na siya at mag-stop na para makapag-continue kayo and you guys won't, hindi na kayo pabalik-balik dun sa cheating na yun. Kasi kung pabalik-balik lang kayo, ulit. I think you guys should not continue anymore. Diba? Yes. Saka, if you guys want to rebuild your trust and assurance sa isa't isa, you have to fix talaga yung cheating na inaano nyo, na pinag-uusapan nyo lang. Mm. Ikaw ba, Kate? Ako gusto ko lang i-emphasize yung part where you realize that parang ikaw lagi yung ano, ikaw lagi yung may mali. Mm. Kasi nung times na na-realize mo na yung ganun, it means that yung si Lord na mismo yung nagsasabi sa'yo na umalis ka na sa tao na to. Kasi kung paulit-ulit yung nararamdaman mo, kung paulit-ulit yung ganun na nangyayari sa buhay mo, maybe it's time to let him go. Hindi mo na kailangan mag-hold back dun sa person, lalo na if he keeps on hurting you. Kasi nung moment na nag-cheat siya, ikaw yung argabyado. Nung moment na ikaw yung nag-cheat, argabyado ka pa din. So what's the point of fighting for someone na alam mo sa sarili mo na hindi nakarapat dapat pang ipaglaban? Madami pa tayong makikilala sa mundo and hindi ka dapat nagsistick sa ganong idea na parang hindi, pagbibigyan ko kasi magbabago to. You tried eh. You tried na pagbigyan yung tao, binigyan mo na siya ng chance. Anong ginawa niya? Ikaw yung nag-cheat pero ikaw pa rin yung nasaktan. Siya yung nag-cheat, ikaw yung nasaktan. Ano pang mangyayari sa inyo sa susunod? Na parang mangyayari na sa inyo is kung ganun na napapatawad mo siya, the more na magagawa siya ng kasalanan kasi alam niya sa sarili niya na mapapatawad mo pa siya. Right? So yun lang, tama yung nasa comments kanina. Yes. You deserve what you tolerate. And for me, Julia naman, it's easier said than done. Kasi lagi nating sinasabing madali mag-let go. Pero kaya nga natin pinili tong taong to. Kasi we feel the connection. So, kumbaga naging home person mo din siya eh. Kaya hindi sa'yo kadali mag-let go. And naiintindihan ko kung bakit ganyan yung ginagawa mo. Kasi that's love. That's love. You don't tawag doon. Hindi mo in-expect na magagawa mo yung mga bagay na to para sa pagmamahal, di ba? And ayun, sinasabi na laging madami pa dyan. Pero alam mo naman na madami pa dyan. Pero kasi sa taong to, dito mo na-feel yung connection, yung bond, di ba? Yes. Kaya hanggang ngayon, pinipili mo. So for me, kailangan nyo lang sigurong ayusin. Kailangan nyo magkaroon ng understanding between the both of you kung paano niya i-work yung relation nyo. And hindi kasi ganun kadaling mag-let go and mag-move forward or i-let go yung taong sobrang naging comfortable ka na, di ba? Kaya, ayun. For me, kailangan nyo lang pag-usapan pa. And naniniwala naman ako na ma-work out nyo pa yan. No, Julian, don't settle for less. Kung mahal nyo talaga yung isa't isa. Ako what I always tell people na malungkot or na-cheatan or pinagpalit or niloloko or yung pero gusto nyo pa yung tao, always do what makes you happy. If it's making you happy, if kaya mo naman, kagaya ng sabi ni Elena Darna, if you deserve what you tolerate. So if you still tolerate those things na ginagawa niya sa'yo and you can still handle the consequences, then go! Sino ba naman kami para pigilan ka na nagmamahal? But if you cannot tolerate and hindi mo na kaya yung mga ginagawa niya because feeling mo na uubos ka in the process,
Then go. Ah, medyo panis na yung kay Ellen Adarna. Meron akong natutunan kay Jody Santa Maria. Anya. Sabi ni Jody Santa Maria, same lang ng thoughts, but it goes like this. What you allow is what will continue. So set boundaries. Kailangan natin mag-set ng boundaries sa kung hanggang saan lang tayo pwedeng maubos. Ako kung saan lang yung pwede nilang ubusin sa atin. Because sometimes, nauubos tayo dahil binibigyan natin ng permission yung ibang tao para ubusin tayo. Without actually thinking and realizing na we have the power, nasa atin yung power para i-hold kung maluloko ba nila tayo o kung masasaktan nila tayo. But again, your feelings are valid. Yes. It does not mean naman na naniloko ka niya, dapat kailangan iwasan mo siya. Again, nasa sa'yo pa din yung decision. No matter what we tell you, kahit gano'ng pakaganda yung advice namin, if hindi yun yung gustong mong gawin, again, at the end of the day, it's you who will make you happy. Yeah. Yes. Don't settle for less. Yes. Mm. Pero you know what, I also wanna add na sa isang relationship, yung hindi lang love kasi yung nagbe-build ng isang relationship. Eh. Mm. It's all about trust and assurance talaga. And respect. Sira na yun, and discipline, actually. Eh, ito, ask ko sa'yo. Ano? What if love ko siya? Oo. Pero the reason why I'm holding on is yung na-build namin sa social media. No. Kasi takot akong ma-judge ng tao. Alam mo, yung mga ganyan sabihin nila na, ayan, pa-flex-flex ka. Masyado kang mayabang. Ang dami mong posting dati. Ang nangyari ngayon. If ever na mag-brave. So, natatakot ka. You're scared at some point. Yeah. Don't be scared kasi I've been there, I've done that. Kasi ako, hindi lang yung life namin as couple yung na-share ko sa media eh. Pati yung life namin as a business partner. Mm-mm. Nag-build kami ng business together. To the point na ako mismo, syempre kilala ko sa platform ko. So, ginamit ko yung platform ko para i-introduce yung business na yun. To the point na ako nag-uurong doon, ako naghuhugas, ako nagsiserve sa tao, ako nagbibilang ng pera, and ako lahat ng gumagawa doon. Lahat yon nakita yon ng internet friends ko, and lahat yon na-flex ko sa social media. And what happened? I let him go. Kasi ayoko nung ganitong buhay na nagfe-flexan nga kami sa social media, masaya nga yung tao, yung judgment ng tao na, bakit siya nagpapakatanga sa lalaki na yun? Yung tao na yung lalaki, yung partner mo, yung nag-e-expose mismo sa kanyang sarili. Mm-mm. Na-expose niya mismo yung sarili niya to the point na babalik yung tao sa akin na, yan ba yung fine-flex mo sa social media mo? Yung ganyang tao? Mm-hmm. Yung tao na hindi ka flex-flex, patuloy mong fine-flex? Anong ginawa ko? I let him go. Kasi instead na masira niya yung sarili ko at yung career ko, tama na. Baka umabot pa sa punto na ayawan ako ng tao nang dahil sa ginawa mo. Yes. At saka yung sasabihin ng ibang tao, let them. Yes. What matters more is what's on the inside. What's on the inside, I'm pertaining to family, friends. Alam nila kung sino ka talaga. Alam nila yung totoong nangyari. And yung mga tao, anong nila sa buhay mo, wala, diba? Saka I have to agree with what sinabi ng isang comment. Sabi ni Mika, iyon ang mali eh, kasi naniniwala tayo na ito lang yung magpapasaya at pagpamahal sa atin, kaya nag-hold back tayo, naiwan yung tao. Kaya nakakalimutan natin yung worth natin dahil sa thought na yan. Saka gusto ko rin mag-add sa sinabi ni Luis. I'll have to agree with Luis. Yes, nung time na fina-flex mo siya, yung time na sinishare mo yung memories with that person, you deserve to flex him. He deserves to be flexed. And that, yung pag-flex mo sa kanya, ginagawa mo yun kasi you guys are in a relationship. Pero yung pag-worry ka sa mga tao na, bakit mo yun fine-flex? Mm-hmm. Fine-flex mo ko siya kasi you were happy during that time. Yeah. Saka kung merong bad ending man mangyayari sa inyo, di ba, hindi mo dapat iisipin yung ibang sasabihin ng ibang tao. Sabihin ng iba tao, gento kasi ganyan. Paano ka naman? Isipin mo naman yung sarili mo. Hindi mo iisipin yung mga taong i-judge ka. Isipin mo what you will feel if you stay in that relationship in the next years. What will you feel if you stayed at same pa din? Pero yun nga, like what I said, if happy ka and you still believe na your relationship can still be better, then go stay. Nandito lang kami para magbigay ng advice sa'yo at no matter what decision you will make, we will respect that. Tsaka alam mo, one of the few things na people should always remember, alam mo ba bakit nagiging malungkot tayo most of the time? Alam mo ba bakit instead na deserve natin maging masaya, hindi tayo nagiging masaya?
It's because we always dwell sa mga sasabihin ng ibang tao. For example, being a content creator, we wanted to do something. Gusto nating makipag-content ng ganito kay ganito. Pero, hindi natin tinutuloy kasi natatakot tayo na baka i-bash tayo, baka may sabihin yung tao. We wanted to do new things. Natatakot tayo kasi baka i-bash tayo ng tao. Same goes with you. Ang pag-flex naman, may it be person, gamit. For example, parang sa'yo nagka-jowa ka. Natural, kahit ako magiging masaya ako na nagka-jowa ako. Why wouldn't I flex that person who's making me happy? It's like having a new shoes. For example, may new shoes ka na finlex ngayon kasi bago. Nasira kinabukasan, bumili ka ng bago. Hindi mo ba i-flex yung bago mong bili? That goes to show that you are capable of paying it. And deserve mo sigurong ma-flex as long as hindi naman sa masama galing yung pambili mo ng shoes. Diba? Nakakatakot at nakakahiya lang mag-flex ng isang bagay. Kung nag-cheat ka, kung ikaw mismo yung sumira ng relasyon mo, kasi anong karapatan mo na i-flex yun? Kung unang-una sa lahat, ikaw yung may dahilan kung bakit, kung yung, hindi naman dahilan, pero ikaw yung naging masama. Kumbaga, ikaw yung nag-cheat, nagloko ka, meron kang, yun yung nakakahiya. But always remember that if you want to be happy, be. Nakakatakot, but one of the best ways for you to be happy is to never mind other people. Because you know what? Maganda man yung ginagawa mo, mali o tama man yan, people will always have something to say. Yes. Pagpa-flex mo ng jowa, masaya, maganda, akala mo puro congratulations lang yan. Pero marami pa rin dyan nag-iisip na, ay, sila? Bakit sila? Hindi mo lang naririnig. Diba? Yeah. Yun lang, mas marami lang nagiging vocal sa hate. Kasi nga, pag naghiwalay kayo, talaga madami masasabi yung tao. Pero alam mo, it's okay. Wala namang pinagkaiba whether i-flex mo yung bago mo o yung dati mo. As long as it's making you happy, go. Yeah. Diba? Well, pero you know what, yun yung, like what you said, you have until this December na tomorrow, right? You have this a month to think about it. Yun nga, for me, you should stay if you really think talaga na you guys can fix it at hindi na paulit-ulit kayong babalik sa nag-cheat sa ganito, nag-cheat sa ganyan. If you really forgive each other, you should forgive each other. Hindi yung pabalik-balik kasi nag-gento ka, baka na naman gento na naman iisipin mo. If you want to continue with this person, you should fix this issue so you guys can move forward. If you think paulit-ulit na mangyayari na, ah, kasi last year gento ka, kasi nag-gento ka din, you should maybe not pursue this relationship. Pero with whatever we said, of course, Julian, what's your takeaway? Yeah. Of course, you don't have to decide now. Oh, but, pero ano lang yung pero takeaway mo lang na parang medyo na-realize mo because of what we have said. Alam ko it's hard kasi kayo pa rin until now. Yeah. You don't have to... Alam mo ba, before ako bumaba, mm-mm, nandun ako sa taas, diba? Nag-uusap na kami mag-break. Kaya nga kanina, nag-aaway sila. And it's not the Julian that we are used to kasi sobrang tahimik niyo talaga kanina. No. You deserve someone better if ganun. Pero ito, tanong ko, gusto mo pa bang magstay sa relationship? Lagi niya sinasabi sa... Sabi ko, hold on lang ako dun sa ano. If you're holding on dun sa memories, dun sa tagal nyo and everything, wag mo isipin yon kasi kung kabullshitan na yung ginagawa sa'yo, babe, wag na. Kasi hindi lang yun yung tao sa mundo. And I know it's very hard for you to move on. But the thing is, isipin mo yung sarili mo. Yeah. Isipin mo naman yung kasayahan mo. Know kung masaya ka pa ba. Kung okay ka pa ba sa sitwasyon na ngayon na nahihirapan ka na eh. Kita na yan sa physical appearance mo and dun sa emotional statement mo ngayon. Kitang-kita na nahihirapan ka. And for us, ayun, wag na. If paulit-ulit, if masakit na sa part mo na nag-hold back ka, huwag mo na isipin yung memories. Kasi madali lang gumawa ng memories. Pero yung pain na nararamdaman mo, mahirap yan ayusin. Yeah. Pero again, Julian, the decision is yours. It's up to you. And we will respect no matter what decision you will make. We're here for you. Yes. We better thank you for having the guts to share it. Lalo na ngayon nyo pa pinagdadaanan. Mm-hmm. So what's your message? Or meron ka bang gustong sabihin? Yeah. Thank you, Julian. We love you so much. Yes. For you. We're hoping for the best. And of course, madami pa tayong kwento ngayon kasi merong nag-send ng message sa ating Instagram account. Guys, kung gusto nyo rin ma-share ang inyong mga kwento, please do message us on our Instagram account, Facebook account, Twitter account. Lahat yan, babasahin po namin ang mga message nyo. Yes, and make sure to message Fairfax Network Channel. Tama yes, ba? Exactly. Yeah. So ito naman, meron tayong letter sender. Ooh. Sabi niya, good evening, Morengs. Call me Liam. Si Liam yung bida. I'm bisexual. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend kaya nakikipag-date ako using social media. I've met this guy. I-keep nyo na lang sa pangalang Rico.
We dated and yun na, tinamaan ako, I fell in love. We had sexual relationship but sadly, it was just a one-sided love affair. Dahil may asawa sa abroad at sexual thing lang ang habol niya sa akin since malayo siya sa asawa. Oh, he still wants to meet me. As much as I love to, a part of me wants to be morally right. Pero mahal ko eh. Gusto ko siyang makasama. And I also feel na gusto niya rin ako makasama. Maybe in time, tuluyan na silang maghiwala and I want to be the person na makasama niya pag nangyari yun. Oh my. Teka, what's your... Is this a girl or a boy? Bisexual daw siya. Hindi ko, Liam, lalaki siguro. For me... Kung may family, di ba? Oh, may family yung ano niya. Gusto niya. I think you should get out of that situation. I mean, not I think, you should. You should get out of that situation. Diyan papasok yung marami pa talagang iba. Kasi mali na yun, lalo na't pamilyadong tao na, di ba? At meron ng fruit. Meron silang mga anak. And, kasi syempre ano lang yung magiging epekto nung mangyayari sa family niya. Ang dami ngayon na nakaka-experience ng broken family. And sana wag take this na wag ka nang maging cause kung bakit magkakaroon pa ng isang broken family. And siguro kung talagang gusto ka niya, I mean, hindi eh, mali pa din kasi pamilyadong tao. So, you should get out of that situation na agad. Yes. Kung kanina, yung mga advices natin is nagko-contradict. Siguro ngayon, we'll have to agree with that. Kasi, for me, I don't want you, first of all, to destroy a family. Yung paggagawa ng isang pamilya, sobrang hirap na yan eh. Building a family is hard. And gusto mo ba ikaw yung makasira sa pag-build ng family na yun, how strong that family is sa past years? Also, yung naka-something mo, yung naka-kumburus mo, mali siya. Yung ginawa nyo, mali. This person is married. This person has a family. So, alam ba niya na may pamilya? Oo, siya naman siya nagsabi na may family. So, mali ka din. So, gusto ko lang sabihin sa'yo, Liam, na what you did is wrong. If you want to stay with that guy, it's wrong as well. There is no valid, there is no reason for me to say na you should go with that man. You should continue having a relationship with this man. For me, lahat 100%, I'll have to disagree and not approve sa gusto mong gawin na mag-meddle sa family, na mag-destroy sa family at mag-continue ng something with this sexually person. Attractive. Go with a person na free, single. Yeah. At walang pamilya. Kasi hindi lang isang tao ang iniiba mo yung buhay eh. Tatlo. Kundi pamilya. Kung pamilya niya. Three or more. Diba? Mm. How about you? Yes, Abol. Kung about lang yan sa libog, maglibog ka na lang sa iba, wag sa may pamilya. True. Sa G-up ka na lang. Ay, hindi. Mag-Bumble ka, mag-Tinder ka, lahat ng mga dating apps gawin mo. Pero note to yourself that no matter how libog you want to be, wag na sa may pamilya, please. Kasi sobrang hirap ng ganun na malalaman ng family ng may something saan. Ang hirap nun kasi galing lang sa broken family and please, mahirap yung ganong situation na may papasukan pa ng kunturus and saksakin kaya ako, charis. Hindi! Pero ayun, kung libog lang, please wag na, pumili ka na lang ng... Sa kumot ka na lang, bi. Oo, or pwede mo namang sarilihin yon or pwede mo rin naman yun gawin. Basta, as long as alam mo sa sarili mong wala kang nasasaktang iba. Yeah. Tsaka... Be, magkumot ka na lang. Takloban mo na lang yung sarili mo. Pero hindi kasi kami agree sa ganong na... Kung kanina nagsasagutan kami na meron kaming dalawang opinions. Pero ngayon, panig kami sa isang side lang. Yeah. Which is don't go for someone na may family. Ate Morings.
Hindi kasi nakakainis yung mga ganitong situation wherein people would really try to ask, yung may kapal pa sila ng mukha na tanungin kung ano bang gagawin nila. Mm-hmm. Of course, there is no best answer kundi huwag ipagpatuloy. Alam mo yung pakiramdam na nasasaktan ka, alam mo na siguro yung pakiramdam na iniwan ka, na niloko ka din at some point. Why would you do that to other people? Yes. Diba? Yeah. I mean, una pa lang, Sharo naman, kung for example, nakipagkita ka sa isang tao tapos hindi mo malalaman na may asawa siya o wala. Alam mo na agad yan and nag-aharap ka ng validation because feeling mo, gusto ka naming kampihan. Though your feelings are valid kasi na-fall ka, but still, sabi nga nila, cheating in all forms is disgusting. Yes. Lalo na pag alam mong may tao, may mga posible kang anak, may mga anak na nasasaktan, may family kang mabubuwag. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo? Isipin mo na lang yung mga anak nung ano partner na yung partner mo exactly. Ngayon. Exactly. Isipin mo na lang yung mga bata kasi yung bata yung mas maapektuhan kaysa dun sa magulang. Yeah. Tsaka nakakainis yung point na you have to ask it. No, you don't need to ask anything. Alam mo na, matanda na kayo, matanda na tayo, nasa right age na tayo for us to know what is right from wrong at kung ano dapat yung piliin natin. Nakakagawa lang naman tayo ng mga maling choices dahil pinaglalaban natin na gusto natin yun kasi yun yung nakapagpapasaya. Yes. Sometimes you have to do what makes us happy but most of the time, we have also to consider kung yung nagpapasayang tao ba na, kung nagpapasaya ba na sitwasyon na yung tao o bagay, wala tayong naaapak. Tama. Always do what makes you happy as long as wala kang naaapakang tao. Mm-hmm. Yes. That's right. Ang hirap nun, no? Grabe yun. So, dapat di na yung pinag-iisipan, hindi na yung tinatanong. Exactly. That kasi, is wrong. Kung sa pamilya ko, yung kung ako yung anak o yung ako yung asawa, Diyos ko, wag na tayo magkita baka sa morgue diretso mo. Alam mo, hindi dapat yan tinatanong eh. You should put yourself sa shoes ng anak, ng asawa, ng mga pamilya na ano talaga, na ma-destroy kapag if ever you guys pursue this. If I were you, magbibigay kami ng advice. Di ba nagbibigay kami ng advice right now? Mm-hmm. Ang advice ko sa'yo is to not talk to that man anymore. Do not meddle and destroy the family. And if you have the guts, say sorry. Di ba? Say sorry to family. Kasi ginawa nung dad, it's wrong. Sorry, pero pag magsusorry ka sa akin, magsusorry din ako sa mukha mo. Diba? Mali ka. Okay? Mali ka, Liam. And please. Hoy, guys! Abangan nyo, paborito nyong content creator ang magiging next. Hoy, sa mga... Bye. Hindi ko sinasabing si Anggito. So, nandito ba si Angge? May ano, may nag-comment si Kyle. Naniniwala po ba kayo na hindi nagkakamali yung mga addict kasi laging tama? Wow! 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 Sabi dapat nandito din si Angge. Ayan na guys, nandito na si Angge. Kasama natin siya ang next na magpapa-advice sa atin for tonight. So, bakit nandito si Angge? Masaya naman siya. Before anything else, kailangan namin ng complete details ha. Ayaw namin yung kagaya kay Doc na, paano? Dapat yung complete story. Yes, and name din ha. Oh, okay. Now, let's give it up for our nagpapa-advice for tonight. Our fourth, Angelica lang muna siya. Hindi siya. We have Angelica Jane Gigante. De Castro. Wow. De Castro. Okay. Okay, so, kagabi kasi, actually, ilang araw kaming nag-aaway ni Lavi. Sinong Lavi yan? Ano pangalan ng Lavi? Si Shania Gigante. Hindi. Ay, sumisigaw tayo sa mic. Ang sakit sa tayo. Isa lang kasi yung problema niya lagi at lagi namin pinag-aawayan. Hindi ako nag-a-update. Kasi nakakalimutan ko kasi magkaiba kami ng pinanggalingan na relationship. Siya gusto niya yung nag-a-update lagi. Ako naman tong hindi pala reply, hindi pala update. Tapos lagi kami nag-aaway about doon. Like, ilang beses na like kakaaway lang namin, then mauulit ko na naman kasi makakalimutan ko na naman. Mm-hmm. And then magsusorry ako and then uulitin ko na naman. So gusto kong bigyan niyo ako ng advice or ano yung pwede kong gawin para agad ako makapag reply or update. Problema ko talaga kasi yun ever since. Alam niyo naman yun, hindi ako nagre-reply. Pero sa alam mo, gusto ko talagang tanungin si Angge, ano ba yung nakakapag-hinder sa'yo para mag-update? What are the circumstances na pwedeng mag-stop sa'yo or magpa-delay ng reply mo? Mm-mm. Nung dati kasi, pala reply ako, tas madadala ko, and then there's this one person. Hindi naman one person, madami, parang, ano ba yan, chat ka ng chat, ganun, drama mo, pag nag-open ako. Since then, ayun, parang sinarado ko yung box ko, and parang never again, ganun.
Oo, alam nyo, never talaga trauma. Nagre-reply yan si Angge. I swear to you. Kaya even Gail na hindi niya nare-replyan, normal lang sa kanya yun. Pati si Mama, hindi ko nare-replyan. Kaya si Mama, mga admins pa yung chinachat niya para lang maka-reply ako. Pati si Gail, chinachat niya yung admin ko para lang mag... Kasi nga, parang nasanay na kasi si Angelica na ganun siya, na hindi niya priority mag-reply. Mm-mm. Even me, ganun din ako na parang I keep on updating this person. Pero nung pinaremind niya sa akin na parang ano ba yun? Parang lagi ka naman ganito. Lagi baka kasi ganyan. Masakal yung ganun. Oo, parang na-feel ko din yung feeling niya ngayon na hindi nag-update. Kaya ngayon, pag nag-check kayo ng messenger ko, ang lagi ko lang chinachat ay mga GC na nandun yung admins, ay nandun yung mga prod, nandun sila mamager. Kung yun yung mga GC lang na yun, yung mga madalas ko talaga minubuksan. Kasi pag personal message, hindi na ako talaga nag-chat. Kasi meron ka ng fast na parang ayaw mong mag-chat dito sa ano na to. Kasi feeling mo nangungulit ka na, feeling mo makukulitan siya sa'yo, ganun. Kaya I gets ko yung point ni Angge na hindi siya nakapag-reply. Ako naman, gets ko rin si Angge kasi same ako with Angge. Hindi rin ako mala-update. Tapos yung past partner ko is gusto niya laging nag-update. And so I could really relate to Angge right now. Ako, oo, siya. Relate talaga siya. Kinukwento niya sa akin. Tapos, ayun nga, yung partner ko kasi gusto niya talaga yung nag-update din every time. Pero kasi ako yung person na parang sasabihin ko sa kanya yung nangyari during that day. It's either sa evening or sa morning ko ano yung mga gagawin ko, ganyan. Parang hindi yung paulit-ulit, hindi yung from time to time. For example, in 5 hours, one time or two times lang ako magre-reply. Tapos, or sa next ano na lang. Kung sa ganun talaga. And for me, ang masasabi ko lang kay Angge is, you guys, siguro it's either isa lang ang mag-a-adjust sa inyo kung dapat mo mag-update kayo sa isa or hindi kayo mag-update. Or you guys should meet in the middle. Hindi yung super update, pero hindi rin alam, yung matagal mag-reply. No. Parang ang best answer dyan is, pwede mong kausapin si Gail na, Lovey, pwede bang one time around lang? Yung parang, okay, for example, this day ang gagawin mo is, meron kang show na tatlong show sa isang araw. Lovey, may tatlong show ako this day. Parang i-advance mo na lahat. Yeah. Na, Lovey, ito yung schedule ko by this morning, afternoon, evening, ito na yung gagawin ko. Sometimes after dark. Tapos sabi mo, Lovey, na this day, huwag kang magpapagutom or huwag kang magpapalipas yung galingan mo dyan sa loob, ganyan. Nandun na lahat sa isang message. Kasi, at least she knows that yung update mo ng one time na yon is marirealize niya, okay, busy si Lovey this day. Hindi ko muna siya i-chat. Or parang, enough na sa akin yun na parang, okay, nagsabi na si Lovey na meron siyang schedule ng tatlong hosting ng buong araw. So, alam ko na kung ano. Parang binibigyan mo na siya ng assurance sa iisang message na hindi mo kailangan magpaulit-ulit ng message sa kanya. Yan lang yung feeling kong ma-advise ko. Ako, taliwas ka ba sa kanila? Oo, taliwas. Same tayo, go. I mean, on Gail's side siyempre naman. Siyempre, magkalaban tayo. I mean, ako ganyan din ako. Feeling ko, kailangan yung mag-adjust talaga. Kailangan mo siyang i-update. Kasi siyempre, nag-overthink yung tao. And kailangan niya talaga ng assurance, reassurance. Kasi mahal ka niya, kaya niya na-feel yung mga ganong bagay. And for me, what if yung tawag doon, love language niya is words of affirmation, 'di ba? So, kung doon siya na-feel na love, 'di ba? Kailangan mo rin ibigay 'yun sa partner mo para hindi siya nasasaktan or what, kasi syempre alam ko namang ayaw mo masaktan si Gail. So, anong mahirap sa pag-update? I mean, lagi naman tayong nakahawak sa phone natin. So, mag-chat tayo ng parang, alam mo yun, kahit simple lang na, uy, Lovey, kumakain ako ngayon, kumain ka na ba? Yung mga ganon. Parang iparamdam mo sa kanya na nandyan ka, nandyan yung presence mo para hindi siya nag-overthink, na para assure siya na yung taong mahal niya is safe
At ano, alam niyo yun? Kaya nga, i-update mo na siya ng isahan, hindi yung yes. sabay, yung paulit-ulit pa, di ba? True. Ako naman ah, I beg to disagree din sa inyong dalawa. Kasi naranasan ko din yung naging nasa posisyon ng taong naghihintay ng update. So I know how it feels na naghihintay ka ng isang update ng isang tao, lalo na pag mahal na mahal mo. I always ask that person, I know how busy you are, pero what is 5 seconds of your time to respond? What is a second of your buong life or 24 hours para mag-respond ka? Alam ko, nagpakulay ka ng buhok angge. Pero kapag nagpapakulay ako, minsan nanonood pang ako ng TikTok. Minsan may sinesearch pa ako. Why is it so hard for other people to respond? Though hindi ko ina-invalidate yung feelings mo kasi baka hindi ka lang talaga para reply. Pero kasi may, ngayon di rin naman ako pala reply. Pero if it's the person that I really like or love, sobrang magre-reply ako. Hindi gumagana sa akin yung idea na ibigay mo sa kanya yung buong day schedule mo para hindi ka makapag-reply, para at least alam niya kung ano, saan ka lang pwedeng i-chat. Hindi, kasi kahit pa sinabi ko, magiging busy ako today. Pero if I find time, kahit isang minuto lang, magre-respond ako. Totoo. Parang, shucks, wait lang, lovey, nandito kami, wala pa lang akong ginagawa. Tapos mamaya, uy, nandito ako, nagpapakul. That's how love is exciting. Yes. Parang na ano mo yun, na, pero may mga times din naman na hindi ako nakakapag-reply. Yun na yung parang wala talaga yung pagbawal yung phone. Pero pag busy ako na may binibili na ako, okay lang yun. Mm. Kaya, again, hindi ko naman sa hindi kinakampihan si Angge, pero gusto ko rin ma-point out yung situation ni Gail na it's hard for her also. Lalo na si Gail yung tipo na parang siguro clingy siya, I'm not sure. Siya yung clingy sa relasyon. May mga times kasi na we wanted to have more eh. More than the relationship that we have, parang gusto mo rin at some point na ina-update ka. Ito. Gusto mo malalaman yung kada minuto ng buhay mo. It's not, kasi sabi nila, may too much daw na tao sa isang relasyon. But I guess you will never be too much for the right person. Diba? Hindi ka magiging too much kahit mag-request ka na mag-request. Pag mahal mo yun, talagang gagawin mo. Oo. Nagigets ko naman si Lovey, actually. Kasalanan ko din yung kasi wala din kwenta yung mga update ko. Kasi pag ako nag-update, oh, ito, nakaupo ako. Tapos parang, oh, ayan, mapasakay na ako, bumaba na ako, naglalakad na ako. Pero yung mga importanteng update, bagay. Yung hindi ko na-update sa kanya. Like, bawa, nandito ako sa event na to, parang ganun. Tapos makikita niya na lang, saan ka nagpunta? Bakit hindi ko may alam? Kayo mga scenario. Yung ganun yung ano, mali ko. And gets ko din kasi si Lovey, lalo na ano, yun nga, magkaiba kami ng pinanggalingan relationship and super caring din siya. And ako kasi sabi ko kay Lovey, sabi ko, Lovey, hayaan mo lang akong kalikutin tong bagong to sa akin. Mm-mm. Kasi sobrang bagong-bago. Kasi sa lahat ng taong nag-chat sa akin, siya lang yung nire-replyan ko talaga. Wow! Sobrang laking adjustment yun. Kaya ano, sabi ko sa kanya, hayaan mong ako yung magbago sa sarili ko kasi masasanay ako at makukuha ko to. And kasi gusto ko din talagang mabago yun sa akin, yung gusto ko din mag-update. Kasi ganun siya sa akin. Gusto kong ibigay yung energy na binibigay niya. Kaya, ayun, nag-sorry ako kanina. May question ako. Pala-update ba si Lovey? Pala-update siya. Like, for example, how many times a day? Parang ano-ano yung every mga... Every time na may gagawin siya. Every time na may gagawin siya. Oo, parang aalis na kami. Aalis ka, pupunta kami sa ganito. Gumagawa kami ng content. Ganun siya mag-update. Tapos ako, just home. So, how do you... she wants ba na ganun ka din? Ano lang, parang concern. The important matters lang. Oo, ganun. Sabi niya, parang... Yung kasi madalas na yung pag-awayan yung mga importanteng bagay. Kasi yung, nakaupo ako, normal na lang update yun. Tapos pag nasa labas ako, may kasama ako ibang tao, hindi ko na-update sa kanya. Parang, last one time sabi niya, mahirap ba yung hinihiling ko? Ganun. Tapos, na-feel bad ako, sabi ko sa sarili ko, gusto kong magbago. Hindi naman din... Para din sa kanya, para sa akin, and para sa relationship namin. Oo. Kasi sabi nila, sa isang relationship naman, kaya kayo dalawa para mag-compromise. Yeah. Hindi laging yung gusto mo yung sinusunod. At bakit ka nag-update sa utak mo lang? Oo. Ha, angge? May ganun akong toxic kasi said, like, halimbawa may nag-chat sa akin, kumain ka na ba yung utak ko? Oo, feel ko na-replyan ko na yung tao. Kaya ako nakakalimutan. Ganun yun. Pero, ano, feel ko ano, kailangan ni Angge ng time para baguhin yun. Yung ganong yes. Kasi been there than that, mahirap talaga yung pala-update ka tapos bigla kang nawala sa pagiging pala-update mo tapos babalik ka ulit sa pagiging pala-update. Mahirap yun I swear to you, mahirap yun na nanggaling ka na sa ganong posisyon, nawala, tapos babalikan mo yung ganon ulit.
Tapos mayroon pa akong ano dito, yung pangalan ni Lavi sa akin. Oh, nakita ko rin yun. Yung replyan agad sa replyan agad si Lavi. Replyan agad si Lavi. Kasi hindi ko talaga nare-replyan. Yun talaga yung problema ko lagi sa sarili ko. Pero, Lavi, promise, tinatry ko. Promise, ano, maghintay ka lang kasi masasanay ako and hayaan mo. Ako mismo ang mag-effort. Pero alam mo, ito siguro, isa sa mga tip, mga piece of advice na pwede kong maibigay sa'yo, Angge, is that, ito, dito pumapasok yung sinasabi ni RC na every time may gagawin kang bagay o feeling mo hindi mo kayang gawin, ilagay mo lagi sa sarili mo na what if si Gail naman yung nasa posisyon mo at ikaw naman yung naghihintay ng reply niya. Mm-hmm. What if nagwo-worry ka na din o naiinis ka na din dahil hindi mo na matiis na hindi siya nagre-reply sa'yo. Lagi mong ilagay yung position mo sa posisyon niya para maintindihan niyo yung isa't isa. Mm-hmm. Ganun yung ginawa ko like last time nung nag-away kami. Eh wala siya sa 247 alam mo parang bata si Angie na nagsasabi ng kanalan. Wala siya sa 247 na live. Eh galit siya sa akin. Sabi ko, mag-reply ka naman, di ko alam saan kita hanapin. Tapos doon ko na-realize na, ganito pala nararamdaman niya. Diba? Like, ano, sabi ko, ba't di ka man lang mag-update? Tapos, nagawain ko din pala. So, sorry. Anong Tulfo? Hindi to Tulfo. THO, the House of Advice. Pero what I like about Angge is, na-accept niya na, at gusto niya, willing siya mag-adjust for Gay, which is good. There is acknowledgement. Exactly. So, I really applaud Angge with that talaga. Yeah. Pero ito, what's your takeaway dito sa mga lesson na na-learn mo sa nangyari? Always put your position sa position niya. Uy, what position? Wait, ano ba position niya? Position mo? Ang sinasabi niya yung position ni Gail na naghihintay. Akala ko kasi position na naman sa ano yun. Pero anyways, Angge, continue. And ayun, small update matters para sa kanya din. At ayoko din nag-worry siya. So ayoko nag-overthink kasi siya. Baka, lalo na kahapon, nag-mall ako mag-isa. Nag-mall ka? Ikaw lang mag-isa? What if dinumog ka dyan yung totoo. Ganun? Ganun siya mag-concern. Bakit kasi nag-mall ka mag-isa? Totoo secret din. Hindi, sinabi ko naman sa kanya, ba't ako nag-mall? Ah, pero secret. Yung akala niya kasi may kasama ako. So. Uy, pero ito, last message mo naman kay Lovie. Yeah. Wow. Ano, nagpadala akong flowers, tapos sabi ko dun sa letter, hi Lovie, update! Update, I'm sending flower to say sorry, I'm sorry, ganun. Kasi ano talaga, na feel bad ako sa nagawa ko kasi nga, what if sa kanya ginawa yon, ang hirap din maghintay and mag-overthink kung anong ginagawa niya. So, ano, I promise I'll get there. Hayaan mo lang akong magkamali ng magkamali kasi doon ako natututo at I'll be a better partner, I promise. I love you! Ang sarap magmahal, ang sarap talaga yung ano, no? Yung sarap nakikinig sa isa't isa. Ang sarap maging alikabok dito, yung mga host alikabok na. So, ayun. Tsaka alam naman natin, ang guest really one of the purest pagdating sa pag-show ng pagmamahal. Nasa THOC season 3 pa lang. Ewan ko kung sa season 2, pero sa season 3 talaga nakita evident na evident yung sobrang pure niya. Saka since we have a lot of viewers right now, Angge is the role model talaga nila si Angge. And this could also give them a lesson na sa mga hindi nag-a-update dyan, mag-update na din mag-update kayo. Na rin kayo. But of course, we also wanna say na syempre there are days talaga na hindi tayo makaka-update right away. And that's normal as well, diba? Oh, kaya naman, yes, for tonight, thank you so much, Angge. Yes. Thank you! Thank you so much, Angge! Thank you, thank you. Mga Tulfo, hindi, Tulfo. Ayan. So again, since we have a lot of viewers right now, we would like to take this opportunity. Kung meron kayo mga kwento, kailangan nyo ng advice, make sure to message us in our Fairfax Network Channel social media accounts. We have Fairfax Network Channel on Facebook, Instagram, and TikTok. Sa Twitter naman, we have Fairfax Net CH. Kaya i-share nyo na ang inyong storya para mabigyan namin kayo na istorya. Yes. Uy. Wait, speaking of story, guys, may nag-send sa akin ng message. Flowers, ano yan? Sabi, hi Morengs, fan po ako, pa-advice naman po. Gusto ko na po hiwalayan yung boyfriend ko na toxic. Lagi na po kami nag-aaway at di ko na siya namahal. May iba na rin po akong nagugustuhan, kaso lagi niyang sinasabi na magpapakamatay siya pag hinihiwalayan ko siya. Ano pong gagawin ko? Ayoko na po sa kanya, pero ayoko naman po siya mamatay.
Grabe naman. Parang meron akong kilalang ganitong tao. And I think you know who. I think I know who too. Alam niyo na kung sino tong tao na to. And I think it's obsession, hindi na siya love. Yeah. Kasi the moment na sasabihin mong papakamatay ka para sa tao, walang nagpapakamatay na nagsasabi pa lang papakamatay yeah. siya. So if you really like the person, if you really love the person, you wouldn't blackmail that person para mahalin ka, di ba? Yes. That is really it's wrong. It's not love. Siyempre tayo, siyempre, kapag sinabihan tayo, magpapakamatay ako kapag binrake mo, kapag inano mo. Siyempre tayo, it's a normal feeling for us to experience, ala, ayoko to mamata, ganyan, ganyan. Pero gusto mo ba, ikaw lang mag-suffer dyan? For sure, alam nyo ba, ang dami nagsasabi na kapag nagsasabi daw na magpapakamatay siya, ibig sabihin, hindi daw talaga siya magpapakamatay. Mm-hmm. Di ba? Parang pang threat lang daw siya, ganun. Alam nyo, na-experience ko yan one time. So, there's this guy na sobrang mahal niya talaga ako. And to the point na sabi niya na magpapakamatay siya pag hiniwalayan ko siya. Nagsisend siya sa akin ng mga pictures na may lasla siya, ganun. Tapos duguan talaga siya. So, ako, that time natatakot ako kasi syempre it's my conscience na... Ganon na... Alam niyo yun? Ayan. Na nakikiss ng picture ni Kate. Kaya ano, pero ano, I realized na it's not love. It's ano talaga. Parang gusto niya kasi na sa kanya lang ako. Mm-hmm. And that's not love talaga. Tsaka it's bakit, obsession. No, tsaka bakit niyo gagawing responsable yung partner niyo sa buhay niyo? Yeah. Di ba pag namatay ka ba dyan, kung tinotoo mo yan, sinong mawawalan? Ikaw. Mm. Di ba? I mean... Siguro, may mga point, ako kasi, hindi ko alam kung dapat ko to i-share. Pero dumating ako sa point na parang, hindi naman sa pakamatay, pero dumating ako sa point na ginagawa kong responsable yung partner ko sa buhay ko. Na parang, sige, hindi ako kakain. Yung mga ganong kadramahan. Yung mga pa-cute, mga ganong kadramahan. Pag nag-aaway, hindi ka kakain kasi nga ganito. Tapos, minsan, sasabihin mo pa sa friend mo, sabihin mo nga sa kanya, hindi ako magdi-dinner pag hindi kami nagkita. Di ba? May mga ganon. Kaso lang, most of the time, marirealize mo na it's not good pala. Kasi instead na makyutan sa'yo yung jowa mo, hindi. Mas lalo mo nilalayo yung loob mo sa kanya. Pero pag may sila stress. Teacher Shaz gumawa nun, cute pa din. Wow! Speaking of Teacher Shaz, pupunta ata siya dito mamaya, no? Ali! I want water! Ali, why you're doing like that to me? Hindi. Ikaw, anong thoughts mo dun? For me, yun nga. Siguro... ask for help. Yun yung mga advice ko sa'yo. You really need someone right now. And that's what you're doing, which is asking advice from us. Pero honestly, you should ask for help para tulungan yung taong yan. What if pala na meron na siyang mental problems? Actually, may mental problem na ngayon the audacity of saying na magpapakamatay ako pag iniwan mo ko. Hindi, wala na sa tamang utak ang magsasabi niyan. And actually, honestly, personally, may kilala talaga tayong ganyan. Yes. And she's my best friend. Na-experience niya yan and I was really scared for her. So, I'm really scared for you. So, if I were you, mag-ask ka ng help kasi sila yung mga tutulong sa'yo. What if ang next naman niya sabihin, papatayin kita. O, di ba? Ay, parang si... Hoy! Di ba? Papatayin kita. Di ba? Nakakatakot na yung mga taong ganyan. And, ayan na yung sign eh. Yan na yung the fact na sinabi niya magpapakamatay siya pag nawala ka. Ibig sabihin, it's obsession like what they said. And it's also the reason why you should leave the person na talaga. Yun yung parang, that's a big no-no eh. That's a big reason for you to leave that person talaga. Right? Di ba, yes, yes. That's obsession. Yung mga ganyan tao, dapat, hindi na yan, kung ganyan yung sinasabi sa'yo, yung papakamatay, sabi mo, pakamatay ka na. Ganon agad yung sabihin mo, magpakamatay ka na kung gusto mo magpakamatay. Kasi, eventually, it's not your fault. Yeah. It's his fault. Kasi, hindi kanya mahal. Kung ganon sasabihin niya sa'yo, papakamatay ako pag di mo ako ganito. Yes. Baliw ba siya? Sa kung magpapakamatay man siya, it's his sin. It's his fault. Wala kang ginawang masama. Kasi what true, you're doing abals. Is nakipag-break ka for your own good. Nakipag-break ka kasi yun yung nakakabuti para sa inyong dalawa. Iniisip mo pa nga eh kasi it would benefit the both of you. If you think that relationship isn't working anymore, so why would you settle for that relationship, diba? And that's the reason kung bakit siguro nakikipag-break ka sa kanya. Siguro hindi lang niya matanggap na nakikipag-break kaya kasi hindi niya ma-understand. So why not try to talk to this person as well and make him understand why talaga ikaw nakikipag-break. Sabihin mo sa kanya, ay, ginagawa ko to para mag-grow ka, para mag-grow ako.
ganyan. Hindi yes. kasi yung because siguro nag ano siguro kaya niya sinasabi yan kasi because of 'di ba may alam ako. Sinasabi kasi ng mga tao daw kasi yan. Kasi hindi na nila alam kung may magmamahal pa sa kanila, kung meron pa mag-accept sa kanila or kung ano mangyayari sa life nila after that. That's why they're saying magpapakamatay sila. Why not talk to this person deeply for him or her to understand kung bakit ba kayo ba't ka nakipag-break sa kanya? Yes. True. Uy, pero sobra-sobra naman parang negative yung mga nagiging advices natin ngayon, yung mga problems. Pero ngayon, isa sa mga cute talaga na relationship goals na pwede nating ma-aim is yung sa shark. Yes. Yes. And speaking of sharks, sino ba ang nagbubuo ng shark? Wow! Bakit ba nandito si shark number one? Let's go! Let's give it up for our very own tea. Hindi na pala teacher. Justin! Silvestre. And Silvestre. Trabahador ka ba ng EK? Disclaimer po, nakapantulog na ako. For sure mag-aano to sa EK. Pero maganda ka pa din. Hoy, ano ba? Parang si anong gusto mong food today? Wala na, sarado na ang Starbucks. Pwede pumasok, Lucas. Hindi pa ka daw sa tingnan mo. Ah, sorry. Ito pong kantang ito. Hindi! Hindi ang kanta. Hindi ano bang gagawin ko, Charis? Hindi. Kasi diba, nakinig ko kayo na nagtotalk kayo about... Papagalitan na tayo ni teacher. Sobra na yan, ah. Hindi, narinig ko sila kanina, di ba nagtotalk sila about sa mga issues na sobrang serious talaga kung iisipin natin because I've been through that as well. Magkaroon ng ex na manipulative na... Si ano ba yun? Hoy, no mention of... Pero, oh my God, ang haggard ko, please. Hindi, ang pretty mo, please. Tapos yun na nga, ito naman ang gusto kong itanong sa inyo. Advice to, di ba? We live in a world where we can see people na... green flag at red flag. Kapag dumadating tayo sa point na nagkakaroon tayo ng mga manliligaw o yung mga nagpaparamdam sa atin, bakit madalas nating pinipili yung red flag? Thank you for that wonderful Hindi ko hindi ako makarelate, John. Ikaw, nakakarelate ka? Puro kasi green flag lahat ng lumalapit sa akin eh. Ay, dito ka lang, Justine. Ano? May feeling ko wala akong masasabi kasi I've been there. Puro wala red flags. Wala akong ako masasabi. Ako may masasabi ako. Ano? Lapitin ako ng red flags eh. Wow, actually, hindi lang ikaw. Hindi, ayun. Ewan, kasi for girls' take naman, aminin man natin o hindi, we like challenges. Diba? Kumbaga, ano tayo eh, I mean, may part sa atin na alam nating mali yung ganung pag-uugali, pero ganun pa rin talaga tayo. Yung tipong, pag di natin naramdaman yung thrill sa taong to, kumbaga, hindi na natin siya in-entertain, pero kaya mas nananaig yung mga taong naging red flag kasi dito natin na-feel yung excitement, yung thrill, kumbaga kung tawagin. Pero that's wrong. That's wrong. Pero may ganun pero talaga toxic trait yung mga babae eh. No? Oo, may ganun talaga. Wala, ayun. Ayun yung masasabi ko. Ako naman. Ayun, hindi ko alam eh. Maybe because, kaya madalas, mas nakikita natin or nabibigyan natin ng worth yung mga red flags na guys compared dun sa nice guys. Because we always wanted thrill. Yes. We like the idea of chasing. We like the idea na lagi tayong niloloko at sinasaktan. Mas ewan ko lang ha, mas lumalapit tayo dun sa alam nating mananakit sa atin. Mas lumalapit tayo dun sa idea na lulukohin tayo. Ba't ganun? Tapos pag may good guy naman na lumalapit kaya sa atin... Kaya mo pala linapitan si Hero. Hindi. Hey! Kaya naman pag may good guy na lumalapit sa atin, nilalayuan natin. Maybe because a part of it is influenced din ng movies. I'm not sure. Kasi sa movies, it's always the bad guys wins, di ba? Parang sila lagi yung parang cool, bad boy looking. Hindi. Parang ganon. Pero, ang pagpili naman kasi ng red flag, nakadepende sa preference ng tao. Di ba, parang ewan ko, wala din akong exact or matinong sagot for this one. It's a matter of preference. At baka nagkataon na dun, yun yung preference mo. Yeah. Yung taong yun yung prefer mo. Speaking of preference, you know what, nakikita ko sa TikTok, di ba, ang daming mga nagsasabi, yung mga red flag, yung mga cheater daw, yung mga parang mga bet nila. Pero looking at the other side naman, parang I feel like there are people who choose to pick the red flag na mga guys or girls. Kasi what if this person wants to change that person? Ay, oo. Diba? What if this person wants to make this... Kasi nga, diba gusto niya?
So parang gusto ko bagahin, baguhin tong tao to. Gusto ko tumba, ano, gusto ko mapabuti tong tao to. What if itong tao to napupunta na siya sa wrong direction? Gusto ko mapunta siya sa right direction. Mm-hmm. Sabi nga nila na we should not change for anyone. Pero what if that person wants you to change for the better naman, diba? So, yun yung parang other side din nung kung bakit pinipili ng mga tao yung red flag. At saka yung ano, yung... That's why I choose my ex. Yung alam... Guys, alam nyo yung thought na ano, yung kapag ang playboy or cheater nagseryoso kahit asin lalang gamin. Yung mga ganun. Diba? Kaya nga yung mga... Yung dalawang ex ko eh... nag-stay ako doon kahit alam kong red flag. Kasi feeling ko noon, parang, ay, shocks, pag napabago ko tong mga to, ang sarap sa feeling na ipagmamayabang mo na, yan, yung sinasabi yung red flag, nagbago yan, nang dahil sa akin. Ganun kasi yung feeling. Ganun kasi yung feeling sa akin na parang, ang saya sa feeling pag yung tao na sinasabi na lang red flag, napabago mo. Totoo. Iba yung, iba yung impact noon sa, ano eh, sa tao eh, na parang, wow, na kaya niyang baligtarin yung ugali nitong tao na to. In other words, baka siguro mas lumalapit tayo or mas gusto natin yung mga red flag. It's because we always believe that there's always a good side sa isang tao. Mm-mm. Na baka meron siyang magandang maibibigay na siya na yung prefer mo plus mapapabago mo pa siya. Ganun tayo lagi eh. Diba? Ganyan yung ginawa niya kay Romeo. Yes. Yes. Hindi naman, hindi lang naman kay Romeo, even kay Patrick na ang dami na nagsasabing red flag. Sabi ko sa kanila, hayaan nyo na lang muna akong isipin na green flag sila. Tapos pag may sa akin na nila ginawa, saka na ako magsasabi. Yes. Kita nyo, hindi niya na kinakausap si Romeo. Saka, ano, pero close kami ni Patrick. Saka gusto ko lang din sabihin nyo, naalala ko yung advice ni Ate Morengs. Ayan, dito tayo naiipit eh. Diba? Sabi ni Ate Morengs, what if yung red flag sa'yo is green flag pala sa kanya? What if your red flag sa tingin mo sa kanya red flag, ay green flag para sa'yo, diba? Exactly. And that's why you should always start a relationship with a clean slate. Gaya ka na sabi ni Ate Marks. And I would definitely agree with that talaga. Tsaka red flags. Yung mga red flags sa tao, subjective naman yung sa taong titingin. Mm-mm. Diba? Malay mo, sa inyo, red flag si ganito. Sa akin, green flag. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Hintayin nyo, nasaktan nyo. Wala, Wes. Walang naging green flag sa pinaniwalaan. Joke. Hi, Doc. So, ayun. Hindi. Na-red flag din siya. Wala daw green flag, pero sabi niya, hi, Doc. Joke. Eh, hi, Doc. Justin, ano? Bahala ka, nakakapagod. Oh, ikaw, ano namang sagot? Dahil nagiging ka ng advice, for sure may sagot ka din. Bakit? Hindi, yeah, kasi... Parang gabating with red flags ba? Wala ako, honestly. Wala na ako dun eh, tapos na ako dun. I just want to open this topic because a friend of mine who's really special, kilala nyo rin to. Sobrang... Meron siyang isang situation ngayon. Siyempre, hindi natin ni-splok. Pero kung dadami kayo dyan, ni-splok ko na. Kung sino na tayo. And click meron. The link on her bio. Oo, and click the link in my bio. Charis. Pero ano, pero kasi itong tao na to, sobrang meron siyang pinagdadaanan ngayon. This is a love team, ha? Nakikita nyo to. At nakikita, nandito lang to sa pali. Pero hindi to si Morengs. Disclaimer, hindi to si Morengs. So parang nagkakaroon sila ng problem ngayon about an issue. Na alam naman natin is... paulit-ulit na nangyayari. So, red flag talaga siya ever since. Kaso nga lang, ang pinakamasakit na part dun is, ang hirap kumawala dun sa tao na yon. Maybe because, tama si Morengs eh, yung tao na yun kasi sobrang, yung kaibigan ko na yun, sobrang pure din kasi ng intentions niya. Sobrang grabe siya magmahal. Palagi niyang nakikita yung good sides ng tao, kahit na ang dami nagsasabi na bad siya sa ganito, sa ganito, sa ganyan. Pero, the only thing na gusto ko lang i-impart sa mga tao, lalo na sa mga viewers natin ngayon, na wala namang masama kung itatry mo yung taong red flag na tinatawag natin. At wala namang masama kung bibigyan mo sila ng chance na magbago, if ever magbabago nga sila. Pero, dapat palagi nating tatandaan yung worth natin. Yes, yes. Ano ba yung worth natin? Pang ano lang ba tayo? Pang, sorry, nagawa ko to, pero dahil ginawa ko to, na-realize ko na mahal talaga kita. Pang ganun lang ba tayo? Bakit hindi magkaroon ng realization bago gawin yung kasalanan na ginawa na yun? Kasi, yeah. I mean, nobody's perfect, pero palagi dapat nating, ito natutunan ko lang to kay Ali, na palagi dapat nating inuuna yung mararamdaman ng partner natin. Kasi along the way, wala namang ibang tatanggap ng flaws natin, kundi partner natin eh. Kaya simula pa lang dapat pipili ka talaga na magiging partner mo. Kasi aside from the fact na partner mo siya, siya din yung magiging pwedeng
kasama mo habang buhay na magpapalaki ng kids nyo. Diba? So you really have to choose wisely kung sino yung tao na yun. Kung talagang worth it bang tanggapin yung flaws na yun. At kung gano'ng kakatapang at kahandang tanggapin kung ano man yung gagawin niya. Pero along the way, do not forget to know your worth. Totoo, totoo. Thank you. Kasi I agree. Parang kilala ko na yun. Kilala ko na din. I agree kasi yan yung sinabi namin kay ano kay Julian. Yan din yung, oh, yan din yung in-explain. Yan yung sinabi namin kay Julian. Na kung toxic na yung ganito, huwag na siyang mag... I mean, know your worth. Don't settle for less. Yes. That's it. Exactly. Oh, pero thank you so much, Teacher Shaz. Yes, thank you so much, Teacher Shaz. Oh, I really like that guys, topic. Guys, please, ang ganda nun. Wala lahat. Yun, walang makeup, nakapambal. Yes, pero ang ganda. Fresh. Yes. Huwag siya nagtatrabaho siya sa EK. Grabe no, grabe yung mga topics natin for today. Iba-iba, different varieties of ano talaga. And iba-ibang mga opinion, iba-ibang mga advice yung mga nabigay natin. And sobrang saya lang na makakatulong ka sa iba through giving advice. But of course, it's still up to them kung ano man ang mga desisyon na gagawin nila, kung ano man yung mga nakuha nyo right now. Of course, some of you might agree with us, some of you might not, diba? Pero yun nga, all of us all wants the best for you guys. Lahat na mapupunta dito, lahat kami, ang intention lang namin is mapabuti ang taong nag-a-ask ng advice. Yes. So, yun. Huwag niyo na hulaan kung sino man yun. Dahil na kay Teacher Shaz na lang yun kung sino ba siya. May nag-comment. Ano? Pa-advice naman po, paano makawala sa sakit ng nakaraan? Dahil laging bumabalik sa isip ko na, paano mga anak ko, paano kung magtanong sila na bakit wala ako, Papa? Asan siya? Bakit? Para kami nakilalang nice ama. Ano ako ba sasagot? Uh-oh. Kayo muna. Bakit ako? Hindi pa nga naluwalabas si Toki. Charis! Paano? Sige, Ate Morris. Ako ba? Alam mo, one of the best probably na ginawa mo, kung hindi na siya good for you and sa family mo, is to let go of that person. Now, if you are having a hard time kung paano i-explain sa anak mo, sa paglaki niya kung wala kang tatay, I think maiintindihan niya. Hindi, nagigets mo ba yung idea na mas okay na lumaki silang walang tatay Tapos yung ginawa naman is kabalastugan. Kesa naman i-keep mo yung taong yun at magkaroon nga sila ng tatay. Tapos, hindi naman pala tama yung pinapakita. Nagigets nyo ba yung idea na okay lang? Yung pag-explain nyo sa anak nyo, mas okay na mahirapan kayo sa pag-explain kesa mas mahirapan kayo mag-keep ng taong hindi naman deserve. Nagigets nyo yun? Ang hirap kasi nun eh. May mga pagkakataon kasi na parang nasasayangan tayo dun sa idea. Yeah. Nahihirapan tayo dun sa idea, nahihirapan tayo sa ganito. Yeah. Tapos, basta, alam nyo na yun, mas okay na mas mahirapan tayo mag-explain sa anak natin kaysa mahirapan tayo sa buong buhay natin dahil kinikip pa natin yung taong hindi naman deserve na ikip. Tama. Alam mo, mas okay na yung, ano, yung situation mo right now, honestly, na pinakawalan mo siya at nag-worry ka sa kung ano man sasabihin anak mo kaysa yung mag-worry ka kung ano ang pwede niyang gawin sa mga anak niya. True. Tama. Diba? So, for me, ang advice ko lang sa'yo is find the perfect time to explain. Kasi alam ko naman, pag syempre mga bata, lahat tayo, tumatanda tayo, and there is always a perfect time for you to explain. Siguro pag tinanong nila, syempre hindi mo na nila magigets habang bata pa sila. Pero habang tumatanda sila, magigets sila kung bakit mo iniwan yung tatay nila, kung bakit wala silang tatay ngayon. And I know naman, God chose you to be a single mother for a reason because God knows na you can be both a father and a mother at the same time. Plus, yung mga anak mo, alam kong maintindihan nila, ay, kaya pala iniwan ni Nay itong tatay namin kasi gento. Buti na lang pala iniwan niya. Siyempre, sa una talaga, mahirap, of course. Hindi ka rin namin masisisi na nahihirapan kang sabihin sa mga anak mo. Kasi siyempre, sino bang nanay ang ayaw na may kompleto ang kanilang pamilya? Diba? Totoo. Who wouldn't want to have a complete family? But of course, it's always not... Hindi yun yung case lagi. And ayun, ang ma-advise ko lang sa'yo is take time. Find the perfect time to explain to your children because I know, kung ako man ang sasabihin, I would understand. Find the perfect time lang kasi habang tumatanda sila, maintindihan nila. Ayan. Sa akin, ano, siguro paglabas si Toki, syempre, you know naman, wala akong partner ngayon and hindi, wag na natin siyang anuhin sa mga bagay na kinakasaya niya sa buhay niya.
pagiging binata niya. So, ako, siguro, ang sagot ko sa ganyang tanong is, pag lumabas na si Toki, I feel like ang best way na masasabi ko or magagawa ko sa kanya is ibigay yung being mother and father. Kasi, ano eh, parang, alam mo yon, mahirap din sa kanya kasi lalaki siya nang walang tatay. Pero sa akin, hindi siya mahihirapan if ako mismo sa sarili ko, binibigay ko na yung being a mother and being a father sa kanya. Kasi, ano, parang alam mo yon, hindi na siya lalaki ng puro questions kung dun pa lang sa pagkabata niya, sinasabi mo na sa kanya na ganito yung nangyari, ganito yung possible na mangyayari until the end. Tapos, kung ibibigay ko yung very best ko to be a mother and a father sa kanya, hindi na siya magtatanong na nasan yung father ko, anong gagawin ng father ko, anong ganito ng father ko. Hindi na siya magka-question about father kasi nabigay mo na yung pagmamahal na deserve niya. Nabigay mo na yung love ng mother and father sa kanya. Kaya pagdating ng araw na ano na lumabas na siya ganun rin, mm-hmm. Ayun, hindi na siya magko-question about it. Yeah. Oh, pero ay ko may sasabihin ka ba about it? Hindi nabasa ko kasi. Ayan. Sabi kasi din ilparta daw ng lahat. Tama na kayo. Pero ito, magiging panibagong topic natin. Just got in. Wow, pero following question naman, what are your thoughts about select and collect? Oh. Select and collect. I know someone. Si Morex ba to? hindi. Nasa kabila? Nasa ako muna. Okay, go. Select and collect. Oo. What are your thoughts about it? Pagdating sa love? Yes. Mm. Hindi. Pagdating sa pagkain. Sorry. For me, select and collect, magmamili ako. Ganon. Hindi, be. Ay, okay. My take is select. Ganda mo talaga, hindi, no? Hindi. Parang ano siya, what are your thoughts about dun sa mga nangongolekta ka tapos kakapipili kapag may napili ka na sa kanilang lahat? Kasi ano ba to? Parang marami ka munang kukolektahin tapos saka mamili kung sino yung gusto. Uy, parang sa season 4 meron ganyan. Hoy! Hindi. Oh, collect. Parang sa season 3 ata yun. Char! Hoy! Collect and select. Malay nyo, season 3 na nag-season 4. Hoy! Hindi sure. Baka galing sa ibang season. Wala. Go na. Ay, ikaw! Ako na muna, umpisahan ko. Sa collect and select, actually, there's nothing wrong naman kung pinapawiden mo yung horizon mo about sa mga preferences mo. It goes to show na siguro, baka dito sa taong to, hindi mo makita yung gusto mo, tapos sa iba nakita mo, tapos kinikilala. Pero ang mali kasi sa collect and select is if lahat sila, binibigyan mo ng motibo. Yes. Motibo na pananagutan mo sila, motibo na siya lang at wala ng iba. Paano ka paano mo sasabihin siya at wala ng iba kung send to many yun? Ano? Diba? Ano GM ka, girl? Ano ka? Group message ka, girl? True. Yes. Oh, ikaw? My take naman doon is okay lang naman yung mangolekta tapos saka ka mamimili for girls. Charot! Hindi kasi, lalaki kasi... May discrimination ka doon, ha? Charot, hindi kasi lalaki kasi lagi gumagawa noon. May discrimination ka doon, ha? Pag girls lang yung pwedeng mamili. Joke lang, hindi. Ayoko na nga. Hindi. Actually, gets ko si Luis. Siyempre, ang point lang siguro ni Luis is kung maraming naliligaw sa'yo, siyempre, mamimili siya kung sino yung gusto niya talaga. Hindi naman kasi pwede yung paasahin. Fit sa'yo. Pero, yung fit bakit, sa vibe mo, sa hindi, ugali mo. Wait lang. Bakit kasi parang pag girls kasi okay lang, pero pag boys, hindi. Yun kasi lang. What if yung boys, marami siyang nililigawan and nasasabi natin na hindi, mali yung ginagawa mo. Pero pag girls, yung magsasabi ng, madami naliligaw sa kanya. Mm. So, pwede siyang mamili. Mm-mm. Bakit yung boys, hindi ma-justify na kapag marami silang nililigawan, is parang manluloko sila or something. Hindi ba pwedeng pareho lang na wag na lang i-take yung ganun? Kasi, ang pangit nun na, madami naliligaw kay Luis. Pwede siyang mamili. Pero madaming nililigawan si Neil. Mm-mm. Pero siya, mali siya. Cheater siya, ganyan. Ang pangit nung ganun, dapat na-justify na okay lang na maraming may nanligaw kay Luis at okay lang na marami siyang may ligawan. Kasi yes. Select and collect nga, di ba? Yes. Tama. And sabi ni Mary Jo, na binigyan natin advice kanina, thank you, Kate Marengs ni Luis. Anytime, yes, guys. So, again, tignan nyo naman si Mary Jo, binigyan natin siya ng advice. If you want some advices, make sure i-message silang ang storya nyo.
Huy, storya. Yeah. Wow! Diba? Story, and of course, yung mga kailangan, kung kailangan nyo ng advice, sabihin nyo lang yung kwento nyo, sabihin nyo lang kung ano yung need nyo on our Fairfax Network Channel social media account. So, Fairfax Network Channel, wow, Facebook, Instagram, and TikTok, and Fairfax Net CH naman kapag Twitter. And ayun, for me naman, ang select and collect yung nasa season 4. Hoy! Nagaling mo sa season 3? Hoy! Or season 2? Hoy! Or season 1? Ayan. Hindi niya sure. Nagpapa-OT na po siya. Oo, yes. OT kayo, please. Okay, so ayan nga, actually for me, select and collect is really wrong. Kasi if you really like the, if you really like a certain person, dapat siya lang yung inaano mo. Siguro ang mga taong nagsa-select and collect, sila yung mga taong hindi sure at hindi talaga genuine and love. Sila yung mga taong, ay, eto crush ko si Gento. Crush ko si Gento. Landingin ko nga si Gento. Tapos kung sino ang unang papatol sa akin, siya na lang. Or kung sino ang magsistay sa to, siya ang aalay ko. Hoy! Iba pala yun. Sorry. Iba pala yun. Kala ko kasi kung sino yung magsistay sa THOC. Hindi. Ay, di ba? So, sino yung ano, yung magbe-benefit siya kung saan siya magiging, kung saan siya ma-in love. Kung pero bakit ganun? Magaganda yung views. Hoy! Hindi yung makakapaghatak sa kanya pataas. Hoy! Hindi yung makakapagboto. Hoy! May kinala akong ganyan talaga. Ah, talaga? Season ano? Season 3 na 4. Oh! Or 2 na nag-4? Hoy! Or 1 na nag-4? Hindi na. Or baka 1 na nag-2, na nag-2, na nag-3? Or nasa season 3 lang? Oy, or tama sa season 2 lang? Grabe na sila magpa-out. Grabe na, nag-overtake na sila. But ayun nga, select and collect for me is a term for people who really doesn't show genuine love. Andun lang sila sa, andun lang sila, parang it's like having foods. Having you near kinikrave me. Ko itong chichirya na to. Kinikrave ko to. Ito yung gusto ko ngayon. What if gusto ko niya bukas? And you should not settle with people who are doing select and collect. And you should be a person na select and collect. It just shows na hindi pure love lang. It's either nagkikrave lang siya sa'yo that time. Kailangan ka niya. May ano siya. Nagkikrave sa kanya. Oh, diba? So yun lang yun. For me talaga, select and collect is really a wrong thing. It's not something na it should be involved sa love. Siguro kung select and collect sa mga collectibles na toys, ganyan. Pero yung love people, you're messing with not just one person, but a lot. Diba? Sa akin, ano, ang masasabi ko lang ay select and collect is a bullshit. Yun lang. Yes. That's the word na enough para i-determine kung ano ba yung select and collect. Ay, wait lang. May nagtanong. What is your thoughts sa saying na love is not just a feelings, but it is a will of decision? Parang ganyan nga. Nagsaselect ka lang. Parang love is not a feeling, it's a choice. It will always be a choice no matter what happens. Kasi ikaw naman pipili at kahit pag grabing nararamdaman mo sa taong yun, you still have the will to decide. Exactly. Ikaw pa rin ang magde-decide. Yes. For example, sobrang mahal ko si Patrick, for example lang. Kasi para mas relate lang, kayo. Sure ka? Example lang yun. For example, sobrang mahal ko si Patrick. Eh, gusto kong iwasan yung nararamdaman ko sa kanya kasi I think it's not right. So, syempre, pipiliin ko yung taong feeling ko tama para sa akin. Parang ganun. Okay. So, ito naman. Anong masasabi niya sa taong patay na yung first na asawa niya? Humanap ulit siya ng mapapangasawa. Tapos, yung unang asawa niya, tinatawag pa rin niyang mahal kahit meron siyang bagong asawa ngayon. Ouch. Cheater ka, tang ina mo. Uy! Hindi. Ako, ano, na-understand ko siya. Kasi, syempre, naging part pa rin ng buhay niya yung taong namatay. Yung una niyang wife or husband man siguro yan. So, for me, yung the fact na mahal niya, syempre, hindi kasi mawawala yun eh. Hindi mawawala yung love ng isang tao sa taong minahal niya. Especially na na-deads. And, ano eh, valid pa rin naman yun. Kasi na-deads eh, hindi naman siya nag-cheat eh. Diba? Saka, parang tawaging na mahal pa rin. I think if mahal talaga ng partner niya yung partner na nagsasabi na mahal, I think that partner would really understand. Kasi kung ako yun ah, for example, ako yung bagong partner, tapos na-deads yung uno niyang partner, tapos natawagin niya mahal. For me, it's okay. It's okay for me. Kasi, parang, syempre, binahal niya pa rin yun eh. Pero, namatay na yung tao. So, it's not cheating anymore. Oh, naging part pa rin siya ng buhay niya. And hindi mo yun matatanggal sa isang tao. It's cheating kasi, yung patay, hindi naman nag-agree na naghiwalay kayo. Namatay siya for a reason. Wait, hindi ko kasi tapos get yung question. Tapos magmamahal siya ng ano. Hindi, ang question kasi na nagkaroon ba muna ng closure? Meron siyang... Ano yung specific question? Paano mag-closure kung patay na? I mean,
diba? Paano kayo magtotok kung patay na? Yun nga. For example, namatay nga yung first na asawa niya. And then, nagkaroon siya ng pangalawang asawa na. So, tinatawag niya pa rin mahal yun kahit napatay na siya. Hmm. Oh. I think it's okay. For me, for me it's lang okay. It's okay. Because... Magkakampi na tayo. Hindi. Hindi tayong magkakampi. Oo. Pero I think kasi it's okay. For example, if someone, if you lose someone who's dear to you, mm-mm, na wala naman kayo naging ending or something, dahil namatay lang siya because God, now is your time to go yeah, up. Yeah, exactly. Para I feel like, hindi naman na niya kasalanan yun. Parang, alam niyo yun, parang the love is still there. And as someone na bago, I feel like I will understand. Mm. Siguro ma-understand ko yun kasi syempre minahal niya yun pero mm-hmm, hindi nagagets ko na yung point niyo doon mm-hmm, kayo sa side ng yung second wife. Ang point ko kasi is doon sa asawa na namatay, na namatayan, which is yung guy. Ah. Kasi bakit ka magmamahal ng pangalawa if you know to yourself that you mahal love, mo pa. 'Di ba? Kahit na namatay siya, kung mahal mo pa rin yung namatay mong asawa, mm, huwag ka nang maghanap ng iba. Just be loyal sa person na ano. Kasi, di ba, tanga na yung tatay ko. Tatay ko nga namatay. Yung nanay ko, hindi na naghanap ng iba kasi loyal pa rin siya kahit na nagkaroon na ng second family yung tatay ko. Kaya ako merong kapatid sa labas, ay merong second family yung tatay ko. Yung tunay kong nanay, hindi siya nag-asawa ever. Hindi siya nagkaroon ng jowa. Kasi, mahal niya pa yung tatay ko. Even though meron ng second family yung tatay ko, namatay, hanggang sa namatay na yung tatay ko, siya pa rin at siyang mahal ng nanay ko. So parang para sa akin, ganun nga, yung parang wag mo nang mahalin na yung pangalawa if basta mag-stay loyal ka lang dun sa namatay mong partner. Kasi, diba? Dory. What if tawag niya lang talaga ay mahal? Diba? Kasi hindi naman sinabi na yan na ano, mahal lang talaga ang tawag niya. Pero you know what? You can't blame other people then for marrying another one kung namatay na yung partner nila. It's not considered cheating eh. Nasa ano naman yun eh, di ba? Yung commitment sa church, yung commitment sa mga papers, di ba? Up until ma-dead talaga. Pero ang mali naman talaga, alam mo, yung love sa someone na nawala, na namatay, hindi forever naman yun, hindi naman yun mawawala. Pero siguro what they are trying to say is yung parang yung parang hindi mo pa kayang mag-commit sa iba. Yun yung mali. Yeah, pero yung pagmamahal mo naman na for example asawa mo siya, namatay siya, yung pagmamahal mo will always be there. Yeah. Till death do us part. Yun nga, namatay. Pero ikaw nandiyan pa din, that will always be there. Yeah. Pero pag sinabi mong mahal mo siya at hindi mo pa kayang mag-commit na, hindi mo pa kayang i-transfer yung pagmamahal, yun yung mali. Yeah, saka yung mali doon, yung what if yung parang kino-compare nung ano yung ano parang mahal ko kasi ito eh, buti pa si Gento, yung mahal ko, Gento ganyan. Pero what if kasi yung sinasabi lang ng tao to is mahal. Ang tawag niya, si mahal. Na-describe niya lang, si mahal yan. May nag-comment, paano naman daw yung feelings nung asawa sa ngayon? Kita niya pa rin yun, nasaktan siya. Yeah. And valid. Ang dalawang point of view dito is yung pareho kong nanay na asawa ng tatay ko. Yung isa, yung parang naging second family. Ito. Tapos ito yung nanay ko. Yung nanay ko, nung namatay yung tatay ko, mas pinili niya na mas mahalin pa rin yung tatay ko. Yung second one naman is nag-asawa na. Yun lang yung point of view nun. Parang either either mahalin mo siya until the end or maghanap ka ng love sa iba. Yeah. Yun lang yung dalawang point of view nun. Yeah. Or what if, ang mali din dun is yung naghahanap ka lang ng replacement na yun yung wrong. Pero kung tawag lang naman is mahal kasi nga yun yung tawagan nila, there's nothing wrong with that. Kasi first, ang kailangan lang gawin nung guy sa girl is, for example, yung guy yung namatay na, bigyan siya ng assurance, sabihin na ito lang yung tawag. Tawag ko talaga is mahal sa kanya. Pero alam mo naman na nasa'yo ako nakakommit ngayon. Mm. Ikaw lang iniisip ko and I wouldn't compare you to my past. Ano, parang ano yan eh. Parang kwento yan ni Nam. Nam ba yun? Yung may ex. Sa hashtag. Kasi sinabi niya rin sa social media before na parang si yung hashtag lang yung mahal niya. Mm. Yung hashtag guy lang si yung Branko. Mahal niya. But then, the time comes na nagkaroon siya ng bagong jowa. Diba? Parang mahal niya pa rin yun. Yung namatay niyang boyfriend. Pero ngayon kasi nag-seek na siya ng love sa iba.
Ganon. Parang yun lang yung sinasabi nung commentator natin. Pero at the end of the day, yung mga nararamdaman nyo are valid. Ito kasi yes. Aming point of view lang din namin to. There's no right and wrong as long as it's making you happy, it will yes, always aboy. Make you happy. And lagi yung tatandaan, ano? Buhay ay... Weather lang. Kuya wait, Kim, ikaw ba yan? Wait, pero guys, thank you so much for being with us, ha? Yes! Grabe! Grabe! It was fast, ha? And I really enjoyed. Yes. And again, we are encouraging and inviting everybody to please mag-send kayo ng stories natin. Pwede sa TikTok, the House of Collab or Fairfax Network Channel. It's okay. Pwede sa Instagram, pwede sa TikTok, pwede sa Facebook, sa lahat, sa Twitter. Yes. Pwede kayong mag-send. Yes. So, ayun nga guys, make sure mag-send na kayo ng mga stories nyo, mga kailangan ng advice because we are here to help and give you advices dito sa ating bagong segment dito sa Fairfax Network Channel. And syempre guys, make sure yung mga story nyo is yung detailed talaga kasi hindi yung gayong mapapa, what if ganito pala? What if ganito pala? Pinariringan ka namin, Levin Andal, bakit? Diba? Ganun. Kaya, give us complete details, give us something na ay, ma-understand talaga namin. Tsaka hindi yung magiging bias yung sagot namin. Baka hindi mo naintindihan yung sagot namin dahil hindi complete yung details. Exactly. Pero once again, guys, thank you again. Mapapanood nyo kami Mondays or Fridays. We have morning shows, afternoon, evening, and sometimes we have FNC after dark. Uy, sagutin mo daw send mo ka! Ano? Yeah. Tanong ko lang, okay lang bang magselos sa isang tao na hindi kayo pero nafe-feel mo na may mutual feelings kayo and you think na nafo-fall ka na sa kanya pero dine-deny mo pa rin sa sarili mo na wala kang feelings sa kanya kasi na-stuck ka sa isang thought na takot ka ulit masaktan. Oh, I think si Moreng siyan kay Levin. Go na! True! Ano? Huh? Guys, again, maybe may label kayo o wala. Pag nasaktan ka, nasaktan ka. At pag nagselos ka, nagselos ka. Wala naman sa Book of Revelations o sa Bible na hindi ka pwedeng magselos pag wala kayong label. As long as hindi ka na pumupunta sa limit na wala kayong label, tapos sasabihin mo na, huwag ka lumapit dyan kasi nagselos tama. Ka. That's not yes. good. Because at the end of the day, sabi sino ko sa inyo, yun? Sabi ko sa inyo, being in a no-label-label, being in a low-label relationship means you can only hope but never demand. Pero yung magsiselos ka, deep within you lang naman na nakaka-feel ka na parang shocks nila. Okay lang yun. Valid yeah. yun. Kasi nagsiselos ka. Pero yung sabihin mo sa kanya at ipamukha mo sa kanya na huwag ka lumapit dahil nagsiselos ako. Mm-hmm. That's a no-no. Hintay mo magka-label kayo utang na loob. Yes. Alam yes. mo ba, bago tayo mag-end, gusto ko lang sabihin na alam ko na yung leading dun sa ano, sa voting. Oh! Sino kaya? Let's it eh, sa ating ayan. Bottom four. Sa bottom four, ang leading. Sinetch parang it. Ang nangyari kasi, eto yung four. So parang bumaligtad na siya. Siya na yung God. Yung dating top four, siya na yung top one ngayon. Nasa yung top one? Naging top two. Ay, top 3 to top 4 na. Basta, oh tapos my. Malalaki din yung agwat. May malaki, may medyo pwedeng habulin. Pero it's up to you. Kaya naman guys, make we are reminding sure. everybody to please do vote for your favorite yes. content creator na nasa bottom 4. Yes. Tsaka alam nyo guys, pag yung content creator nyo ay natulog lang ng sagdali, pagising niya nasa bottom 4. Yes. Yes. Kaya guys, ang laban dyan sa vote to save ay very tight. So make sure to vote to save na ang inyong content creator na part ng bottom 4. We have Race. We have May. Race? Ay, hindi pala. Hindi mo race. Hindi pala race. We have race. Race. Hoy, hindi magiging bagay. Angel Grace, May. Race, si May. Vote to say Angel Grace, May, A-G, and Voltaire. Ayan. So, i-vote po natin sila, guys. And guys, dagdag ko lang, after po pala na itong live, meron kaming live sa account ni Angelo Rojas. Magkakaroon po yes! ng showdown. Let's go. Kasi yes. diba ako dyan? Meron po ba? Hindi tayo sinasali sa dance show. Hindi ka na ata na okay. Yes, and tomorrow, aabangan na naman natin kung sino ang masisent home sa The House of Collab Season 4. At syempre, i-interview yan dito sa FNC. Kaya what are you guys waiting for? If you guys haven't followed us, make sure i-follow nyo na kami dito sa aming pages or kung saan man kayo nanonood right now para hindi nyo ma-miss out yan. Yes, at malay nyo. Either one or two ulit ang lumabas. Yes! Delegates ang mga pangyayari kanina.
Pwedeng possible kanina na dalawa ang lumabas. Possible na nung tatlo. nag-change yung voting sa Kumu, parang pwedeng tatlo. Ooh. Tapos pwedeng isa na lang. Bukas natin yan malalaman. Yes. And abangan natin yan sa mga susunod pang kabanata ng Fairfax Network Channel. Yes. Sa race ng buhay, aba, walang ibang makakapagsabi kung sino ang dapat niyong iboto. Kaya naman, talagang dapat vote. Kaya make sure to find the Romeo to your Juliet. Yes! Uy, pero huwag niyong kakalimutan, nandiyan din si May, si AJ. Yes! Kaya May, the best content creator wins. Yes. Then guys, once again, we are happy to ano lahat saan nga tayo mapapanood. Yes. Sinabi na. Saan ba tayo ipapa-follow? I-follow niyo na rin ang aming social media accounts ng Fairfax Network Channel para lagi kayong updated. Fairfax Network Channel on Facebook. Bang! Instagram. Bang! And TikTok. Bang! And sa Twitter naman ay FairfaxNetCH. Ayan. At syempre, if meron kayong mga tanong at nais yung makipag-partner, please email us at fairfaxnetworkchannel@gmail.com. Also, make sure mag-avail na kayo ng ating YouTube Premium Membership sa Dahil yes. ng Collab YouTube Channel yes, to get sir. Full membership access and full episodes ng Season 4 for only 129 pesos. Wow! Kaya guys, make sure mag-join na kayo. And yun nga guys. Kaya mag-join yun, na kayo. Tapos manood kayo sa Kumu guys after nandong live. Please supportahan nyo po sa live ni Angelo Rojas together with May. Tama ba? May the Plus. May the Plus. May the Plus, Zaira, ikaw, and si Ramzel. Wow! Bumibida ang ating kapatid. Yes. So yun guys, magpapaalam na kami. Thank you so much for having us dito sa advice segment natin. Abangan nyo ang next advice segment natin at mag-send na kayo ng mga stories at mga papa-advice kayo. So yes, this has been Neil Ferranil. You guys can follow me at Neil Ferranil on all my social media accounts. Yan, ang inyong hindi na siya, hindi na siya low-key. Bulgarang pakilamera ng The House of Collab, Kate Mayakawa po. And of course, this has been your Snow White, Gandang Morings. Follow me on all my social media accounts, Gandang Morings, Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. And this is Luis Daniela, your sweetheart. Wow! You can follow me on all my social media accounts at Luis.Daniela and on Instagram at Luis.Sapan. Yes, and we would like to remind everyone that opinions expressed by guests and hosts are solely theirs and do not reflect the opinions and beliefs of the show, channel, or its affiliates. Once again, ito po ulit ang Fairfax Network Channel! Have a great night, everybody! Good night, Bianca! Good night, everyone! Treat yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars, doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food and more under one lifestyle and live stream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network Channel para abangan ang mga trending food, restos, mukbang, food hacks, and cooking shows. FNC will offer daily shows to nourish your online viewing habits. Gina dito kung saan at home ka online with Fairfax Network Channel on the House of Collab YouTube channel.